Ama, ang iyong tahanan ay nasa langit. Maraming salamat muli, Panginoon. Sa gabing ito, kami po ay mag-aral ng napakalagang paksa upang kami, Panginoon, ay maging handa upang makita namin, Panginoon, ang mga bagay na naisin po ipakita sa amin. Latigit, Panginoon, yung sequence sa huling kapanahon. Hindi namin, Panginoon, kaya abutin ang mga bagay ito kung hindi po kami po inyong samahan. Kaya, Panginoon, kami din po ay humingi ng tawad sa lahat po ng aming nagawang kasalanan. Linisin niyo po, Panginoon, kami po ay lumalapit na mayroon pong mababa sa aming puso na linisin niyo po ang aming karunian, ang puso po namin at gan din ang aming kaisipan, Panginoon, upang sa gayon, dadaloy po ang banal na Espiritu sa amin. Upang sa gayon sa aming pag-aral ay amin po makita ang kalagahan ng panahon nito. Itago po ninyo, Panginoon, ang iyong lingkod sa krus ni Kristo upang mahayag po ang aming Panginoon at hindi ang aking sarili. Panginoon, wala akong kakayanan sa aking sarili. Kaya, Panginoon, sa gabi ito, ako po ay lumalapit, nakikiusap, Panginoon. Please, the Father, anoint my lips. Speak through me that your people in these last days will become ready for the soon coming judgment and for the soon coming Savior in the clouds. In Jesus' name we pray. Amen. Muli, isang magandang gabi sa ating mga viewers all around the world. Ito po ang programa po ng The Written Truth Ministry. Gospel Commission 1-4 at tayo po ay live din po sa ating pong mga kaibigan, sa ating pong mga affiliates ng KB Capitulo Versikulo or Capitulo Versikulo page, again din po sa Adventist Youth Disciples Ministry. Ang inyong host ng gamito ay walang iba kundi si Brother Maito Balaja. At ngayong gabi ay tayo po ay ating pong pag-aralan ito pong napakalaga paksa. Bagamat ay meron po tayo nilaan po ng paksa, nga lang po ay nais po natin ito ay ating pag-aralan muna sapagkat nakita niyo lingkod mga kapatid na ito po ay narapat maunawaan natin upang tayo po ay hindi magkaroon po ng itawag po natin na panic in these last days. Dahil po marami sa atin ay nagkaroon po ng takot kung ito ba ang panahon na, na kailangan po natin gawin mga bagay nito. Sa tulong po nawa ng Banal na Espiritu, mga kapatid, tayo po ay sama-sama mag-aral at pakinggan po natin ang salita ng Panginoon sa gabing ito. Okay, at maraming salamat po sa inyo po pagtunghay at ang ilingkod po ay masaya sa gabing ito sapagkat tayo muli ay nakita-kita sa programa ito sa magitan po ng Facebook Live at din po ng ating YouTube channel. At ako po ay nagagalak din at nakita ko po na marami po ang nag-aral, nag-review po ng ating live broadcast sa YouTube channel. At ngayon po ay tumataas ang views niya. Ibig sabihin po, marami po ang nais maging handa in these last days. Kaya napakalaga na tayo po ay magdalinganan, tayo po ay mag-share ng pabalita ng Panginoon upang tayo po ay lahat po ay masupungan naghahanda. At tunay nga pong sabi ng ating Panginoon, mga kapatid, sa aklat ng Marcos, at atin pong basahin muli sa gabing ito sa aklat po ng Marcos, ang kapitulo po ay 13. Atin pong buksan ang ating Biblia at basahin po natin ang aklat ng Marcos, kapitulo 13 at ang talata po ay 33. Ito po sabi ng ating Panginoon, kayo'y mag-ingat, mag-agpuyat at magsipanalangin sapagkat hindi ninyo nalaman kung kailan kaya ang panahon. Sa English po ay binabanggit na napaganda po na minsay ng ating Panginoon, take heed. Kayo mag-ingat, tayo po mag-ingat in these last days. Alam po niyo bakit binanggit ang ating Panginoon mag-ingat? Sapagkat po sa aklat po ng Matthew 24, nang kanya pong ibinigay yung mga tanda ng kanyang muling pagparito, ay nabanggit ng ating Panginoon doon po sa verse 4 ng Matthew 24 verse 4. Yung salita pong take heed po ay kanya po ding ito ay kanyang binanggit dito po sa talatang ito. Ako po inaniwala na hindi po aksidente na ginamit ng ating Panginoon yung salitang ito, kundi ito po ay merong ugnayan sa bautisa. Kung ating tingnan po ang Matthew 24, ang talata po ay 4, itong sabi ng ating Panginoon, mga
At sumagot si Jesus at sinabi sa nila, sa English pa ganito, "Take heed, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman." Kaya po mahalaga sa panahon nito mga kapatid, na tayo po ay mag-aralan, tayo po ay magbantay, sapagkat ang kaaway po ay tuso na pwede tayong linlangin upang tayo po ay matakot in these last days. Ano po? Kaya purihin ang Panginoon. Dahil po tayo po ay narito sa platform nito, bagamat po ay kayo po ay nasa iba't ibang dako ng mundo, sa inyo pong tahanan tayo po ay parang nangangusap sa gabing ito, mga aming mahal po. Okay, nawa tayo po ay magsimula na po sa ating pag-aral dahil ito po ay mahalaga na ating pong simulan na sapagkat mabilis pong oras. Kanina po ay nagsimula tayo, kanina po ay ating i-share at hindi po ma-share po sa ating pong group chat. Okay, at nakita po ninyo mga kapatid dyan sa ating group chat. Nakin pong silipin ay wala pong ni isa pumasok. Na-try ko po isang option, ayaw pa rin po pumasok. At maraming salamat po, Brother Ham Dillion, for sharing our live broadcast dyan po sa ating pong group chat para po ay makinabang po ng ating mga kapatid. Okay, baga ba po iba po sa atin ay nagbabanggit na sila po ay mahinang signal at hindi rin po makapag-share sa kanilang friends. Okay, at bagamat yun po nangyari, purihin ang Panginoon sapagkat tayo po ay ngayon po ay nag-aaral po ng salita ng ating Panginoon. Now, tayo po ay magsimula na po at ating share po ng ating paksa sa gabing ito. Okay, at ito po ang pamagat ng ating paksa mga kapatid sa gabing ito. Nandiyan po sa screen. Okay, at pakita po natin. Ay, wala po ano. Ayun, ito po lang yung na-shutdown natin yung kanina po ng ating ano. Okay, at balikan po natin. Ayan. So, a little time of peace. Yan po ang ating paksa sa gabi ito mga kapatid. Okay now? Bago po tayo magsimula, ay dati nating kagalian na tayo muna po ay humingi uli na patnubay ng banal na Espiritu. Para po tayo po ay patnubayan at ating po maunawaan ito. Dahil po napahalaga na maunawaan natin sapagkat ito po ay makalagahan sa paghanda in these last days. Tayo po ay muli manalangin. Samahan po ninyong lingkod at tayo po ay manalangin ng tapat sa Panginoon. Dakila at makapangyarihan naming Ama na sa langit. Muli kami Panginoon, narito ang inyong mga munting pulutong na mag-aral po ng paghanda in these last days. Lord, please give us understanding. Anoint our lips and minds, dear Father, that we can be able to understand the message na nais mo yung iparating sa amin sa gabing ito, mahal na Panginoon. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Linisin niyo po kami, Panginoon. Alam po namin, O Diyos, na kayo po'y tapat sa pagpapatawad, gaya ninyong binanggit sa pamagitan po ng Apostol Juan sa aklat po ng Unang Juan, ang Kapitulo po 1, ang talata po ay 7 at 9. Nahanda po kayong linisin ang lahat ng aming kalikuan, ang aming karumihan, sa mamagitan po ng dugo ni Kristo. Kaya ngayong gabi, Panginoon, we claim that promise. We claim that assurance that you will forgive all our sins. And tonight, dear Father, we'd like to pray for the outpouring of the Spirit. Even your lottery, Lord, please, if you allow it to happen to us, dear Father, please send the mighty wind. And cover us with the righteousness of Jesus Christ. So the power of the latrine will be upon us. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, now, tuloy po tayo ngayon po sa ating pag-aaral mga kapatid. At share po natin ang ating pong slide. Okay, hindi po yan ang ating slide at ginamit natin mo sa ating system. Okay, at bigla pong nawala. At kaya po yung ating pong ipakita agad yung ating pong slide sa gabing ito. Okay, at sinadya ng lingkod mga patid ko na gumagalaw dahil po ay ako po ay na-inlove ganyan sa scene ito mga patid. Ano? Ang ganda po ng scene. Okay, naghang yata aking system. Wait lang po ah. Ayan, naghang na. Okay, at magandang gabi po Ma'am Lisa De Leon. Okay, magandang gabi po sa lahat ng ating mga viewers sa gabi ito. Talagang naghang uli. Okay, at purihin pa rin ang Panginoon. Okay, magbati po muna tayo ng sandali. Okay, sa ating mga kapatid, nandiyan po, nagsulat po ng inyong pagbati. Magandang gabi po sa inyo. Kay Sister Era, kay Ma'am Arlene Sabaria,
kay Brother Bubo Delgado, kay Sister Mercy Bacol Canlas. Pinantay po natin, naghang po ng aking PowerPoint. Kay Sister Dela Cruz Ditmar, kay Sister Mercy Bacol Canlas. Ayan. Kay Sister Mary Jean Criado. Ayan. Kay kay Sister Josephine Tolentino Gonzalez. Magandang gabi po sa inyo. Okay, at ating huling ano, pakita dahil po nag-hang. Bukas po ng gabi po ay meron tayong muling live sapagkat sa Thursday po ay hindi po available ng lingkod sapagkat ako po ay dalawin ng ating pong nanay. Okay, at babalik po ulit tayo sa Sunday ng uloobi ng Panginoon. Okay now? Ating pong lakihan pong ating pong slide. Okay, dyan sa screen, makita po natin. Okay, ang ating topic sa gabing ito, ulitin po, a little time of peace. Okay, tuloy po tayo. Talagang parang ayaw ako pa, ano ah. Papatuloy, mga pati, please pray for me. Magkang uli pong ating slide. Okay, sige po, second slide na po tayo agad. Okay, magandang gabi po kay Brother Jeffrey Reyes. Okay, kay Sister Jessa Marcelo. Kay Ma'am Lisa De Leon, ulitin nga po. Kay Brother GM. Okay, from Quezon City. Okay, kay Brother Marlon Caputay. Okay, ulitin natin. Mag-start na tayo na sa pangalawa. Dahil po ay parang ayaw akong pupuntahin sa second slide. Kay Brother Juki Servidad. Okay, at yan po. Okay, dyan sa screen. Okay, at nakita po ninyo mga patid, ang ganda po ng country. Nung nakita pong video na yan po ay na-inspired ako kaya sabi ko ay total libre ito. Ay akin pong ilagay sa ating slide. Para makita ninyo matin kung gaano kaganda yung counter niyan. Parang sarap, ano? Parang sarap po mga kapatid na meron tayong ganyan po na country. Yung kasibihan po ng mga kabataan yun, sana all. Sana all, ganyan po ang country natin mga kapatid. Ang ganda po. Okay, yung magandang gabi po kay Brother Edgar. Okay, dito po sa ating YouTube channel. Okay, kay Elder Juju Bacon. Magandang gabi po. At hindi po kay Sister Victoria Paculia. Okay. Sa ating po mga kapatid na ano po ng yung baga po isimula po ng ating broadcast, bakit po walang sound? Dahil po titira po nila, kaya po ay tayo po ay walang sound para po ay wala pong silang dahilan para po ay putulin po ng ating live. O kaya po ay tanggalin po ng ating video sa broadcast po natin. So simulan po tayo. Okay, at balikan po natin. Sarap po kasi yung view nito. Parang sana po yung lahat ganyan. Okay. As ayon po sa aklat ng unang Thessalonica, chapter 5 verse 3. For when they shall say peace and safety, then what? Sudden destruction cometh upon them. As trouble upon a woman with child, and they shall not escape. So kung ating pong basahin mga kapatid yan sa unang Thessalonica o sa Tagalog, ano? Ang sabi na kapag sila po nagsalita, kapayapaan at sige mo, basahin po natin Tagalog. If you have Bible, ay sabay-sabay po natin pag-aralan ito at basahin po natin sa ating pong Biblia na Tagalog. Okay, tingnan po natin. Ay samahan niyo pong ilingkod sa gabing ito. Buksan po natin ang ating Biblia sa aklat po ng unang Thessalonica chapter 5 verse 3. Ang sabi po ganito, pagka sinasabi ng mga tao kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayoy darating sa nila ang biglang paggawasan. Sudden destruction. So ibig sabihin mga kapatid, no? Kapag narin natin yan, peace and safety, ano pong sunod? Destruction. Yes po, ano? Ma'am Lisa, no? Yes, longing for that, may the good Lord grant us this country living. Yes po.
Ang ganda po ng lugar na yan. Ang ganda po. Saan kaya yan, ano? Parang Pilipinas eh. Ang ganda po ng tubig. Ang ganda ng puno. Maraming buko at mayroong mga saging. Wow. Sana on. Okay, now let us continue, mga kapatid. Ito po ay sabi ng Great Controversy page 589 paragraph 3. Ano po sabi po ng ating Great Controversy 589 paragraph 3? In accidents and calamities by sea and by land, in great conflagration, in fierce tornadoes and terrific hailstorms, nakita po natin ngayon, no? Last night po ay matindi po nangyari sa China na kung saan po ay nagkaroon po ng freezing point. Talagang pati hangin po, makita niyo yung hangin, ano? Yung baga po pagka mayroong tubig na parang inihip ng hangin tubig, ganun po ang nakita natin doon sa video. Ngala po hindi natin sinama sa gabi nito. In tempests, floods, cyclones, tidal waves, and earthquakes, in every place and in thousand forms. Na ito ngayon po ay nasasaksihan natin, nakikita natin sa ating kapanahunan. Na wala pong tao nilang na ikakaila mga bagay ito sapagkat nakita natin ngayon. Ano pong ibig sabihin nito? Sabi po ng Great Controversy, Satan is what? Exercising his power. Gumagana po ang kanyang kapangyarihan. Na ibig sabihin po ay inaalaw ng Diyos na siya po ay maminsala sa mundong ito. Sapagkat ang tao po, kung tingnan po natin, ang sagot po ng Biblia sa aklat po ng Isaiah chapter 25 verses 1 to 4, ang isang dahilan kung bakit nangyayari ang pagkasiya sa mundong ito sapagkat pinalitan nila ang walang hanggan, sinira nila yung kautusan ng Diyos, latigit po ang ikaapat na utos. As we can see right now, there is a smoke na ating napag-aralan na ilang araw po dyan po sa US. Ito pong Project 2035. Kaya ang buhay atin pong nishare. Ito mga patid sa gabing ito, no? I would like to challenge you. Okay, I would like to challenge our brethren. Alam po ninyo mga kapatid, marami po tayong na-encounter. Kakaunti lamang po ang nakalam po ng Project 25. You're blessed, mga patid ko, dito sa programang ito at nanood po sa ibang programa na may kinalaman po sa Present Truth. Alam na alam ninyo yung Project 25. Pero marami po sa atin, kahit po sa mga gawa po natin, dito po sa ating institusyon, marami pong hindi alam ang bagay po nito. Na ito po'y nagbabadya. At hindi rin marami ang nakakalam regarding po sa image of the beast. Kaya mga kapatid, mga kaibigan natin sa gabing ito, I would like to encourage one of you. Sapagkat ang lingkod po, niniwala na tayo po lahat ay tinawag ng Diyos. Hindi lamang po ang lingkod sa gabing ito. Sa bawat panonood po natin ang programang ito, you are included in the category of watchmen. Sapagkat kayo po ay nakalam ng bagay na nangyari ngayon. Tandaan po natin ang wika po ng Ezekiel chapter 3, kapag hindi natin binalaan po o bigyan ng information yung ating mga kaibigan, ang ating mga sabuhay, ang ating po mga Facebook friends, ang kanilang pong dugo po ay ipapatong sa atin. Kaya po mga patin sa gabi ito, we need to cooperate, we need to share, we need to work together as a team. Alam po ninyo po, isang basketball, nagiging tagumpay po ang isang team kapag ang isang team po ay nagkakaisa. When the captain or ito pong nag-leader na isa pong basketballista or ito pong team ng isang samahan ng basketball, kapag siya po ay nagudyat ng signal na magkaroon ng readiness upang kanyang ipasa itong bola nito, ay madali pong ma-shoot. The same manner sa ating pong paglalakbay in these last days. God is looking at you. Waiting for you, mga kapatid, kung tayo po ay magkaisa upang ibigay minsan ito. Upang marami po sa atin makalam ng Project Unified. As much as possible, gamitin po natin ang ating mga Facebook. Tell them, ako po'y nagmamakaawa sa inyo, mga kapatid ko. Hanapin po ninyo yung source ng Project 25. Madaling pong gamitin natin ang Google. Search it and read it and share it. Kaya pa may meron nagtanong, ano po yan kapatid na Mother Mighty yung Project 25? Ito po yung mga kapatid, Project 25, ito po ay isang smoke na there is a possibility kapag nangyari po nanalo si Trump, kung loobin ng Diyos ay ito po ay mangyari na po ang stage 1 ng Sandilo.
Yes, good evening good evening to you, Brother Budo Emmanuel. It is from Switzerland. And Brother Budo said, "Brother, thank you so much and God bless you for the slides. I have started sharing with my fellows and some even requesting some same. Thank you." Wow, praise God. Please share. Wow, praise God. From our brother from Switzerland, Brother Nguyen. Good evening to you. And that is our pleasure that many of us will learn about the important preparation these last days. Thank you so much and God bless you, Brother Budo Emmanuel, our friend from Switzerland. And I would like to repeat, Brother Noel, no? According to him, from our YouTube channel, she said, "Brother, thank you so much and God bless you for the slides. The brothers and sisters, this slide is not intended only for Brother Myton or for Brother Noel. We already shared these slides for many people, even the whole series that we have. The capacity of Gmail, Google Drive, we feed it or we uploaded all the videos that we have, or I mean our PowerPoint, so that we can be able to share for many of our friends. Two pastors already received our slides so that they will also study our presentation for them to understand the importance of these last days. And other one, Brother Budo from Switzerland. And according to him, I have started sharing with my fellows and some even requesting saying, thank you." Wow, praise God. Tell your friends, Brother Budo, to share it through live broadcast. Use the social media right now, Facebook or YouTube channel. Or create your own and share it to your friends. Tell them that Jesus is coming soon and tell them about the importance of preparation these last days. Okay, and we will recognize the presence of Manuel for this evening. At tagalogin na natin para po ay tayo po lahat ay makaunawa. Para sabihin po ng iba ng ating po mga kapatid ay English-English naman si Brother Myton. Kaya nga po pipino tayo eh. Okay, okay lang yung architect. Okay lang yung architect kasi kapatid na Myton sapagkat taga Switzerland eh. Hindi naman niya maintindihan yung salita natin kung tatagalogin natin. Kaya na, opo. Dapat English natin para maintindihan niya. Pero we are very thankful kasi alam mo mga kapatid, no? Yung pong ating message na yung mga watchmen ay gumagalaw na po mga kapatid. We are already in the last days. Pasensya na mga kapatid, ako po ay absent ng ilang marami akong session. Busy po ako sa leadership natin dyan sa Area 7. At the same time ay ngayon naman nandito ako sa nasa Pasyalan, no? Kasama ang family. So habang may time kami sa family, habang maluwag pa, sige lang sapagkat darating yung panahon, wala na mga kapatid. Wala na tayong pwedeng puntahan kundi talaga dyan lang sa atin sa Pilipinas. At delikado na pumunta sa ibang bansa, baka maipit ka pa. So if we have time, we could syempre we should also prepare, no? We should prepare wholeheartedly. Pag sinabi natin wholeheartedly, we have to prepare as much as we can because time is at hand. Second coming is very near, mga kapatid. Okay, thank you, Manuel. Okay, now, let us continue our study for this evening. Okay, at I hope Brother Budo can understand because, by the way, our slides is in English, okay? Okay, now. If they want the slides, no, that Architect Myton has prepared, just approach us through email or by texting us or chatting us from this messenger, so that you could receive the file. We are very privileged because Architect Myton is he wants to share it to all of us. The researches and all of those present truth that are happening worldwide right now, so that many people will be prepared. Because you know, this is the message that is neglected very much by many Seventh-day Adventists. Why neglected? Because we are in preparation for His coming.
we should know the events that are happening worldwide and its relationship to prophecy. So there are many researches that Architect Maiton have done, and I myself, I'm very blessed because I also received the or I also have the knowledge right now that that I'm also giving to many churches, because the both of us are roaming around churches to inform many people that this present truth, the events that are happening worldwide, has a very big connection to the prophecies unfolding in Revelation and even in Daniel, and also the SOP, Spirit of Prophecy. So we really have to study this, dear friends. And we are very thankful because God is there, and the writings of Ellen G. White is have given to us as light to these last days. Yes, I get it. Continue. Thank you so much, Elden Well. Okay, now let us now proceed and continue our broadcast. Keep safe there, Brother Noel, in your place right now. Okay, and also Ati Laila. Yeah, she's here beside me. I think she's tired. She needs some rest. Okay, now let us start again for our live broadcast session. Okay, now, gito ba kapatid sabi ito, no? He sweeps away the ripening harvest. Ito po automatically, Brother Will, mangyayari. Kasi kapag mayroong calamities, una kasi napinsala po yung ating pananim. Kaya kapag nasirang pananim, of course, ang follow po niyan is ito pong famine, and kapag gutom po, wala makain ng tao, nababalisa po mga tao. Nagkaroon po ng pagkaroon ng takot, nagkaroon po ng tatawag natin po distress. Mas madali siya kasi hindi siya. Binanggit sa kasi, Israel, sa distress of nation. Yes po. So, at the same manner, na-highlights natin ito, he imparts to the air a deadly taint and thousand perish by the pestilence. Hindi pa to nangyari, mga patid ko, yung matinding destruction po by pestilence, thousands perish in just one blow. Just a moment ago, Elder Noel, no? Yes. Ay meron pong lumabas na news. Okay, thank you so much, Elder Rom, for giving us the information. Na itong whooping cough nito ay lumalaganap na naman at nagroon po ng itawag natin po na awareness o alert yung ating government to impose or to bring back ito pong mask mandate. Kasi nga po ay dumadami. Binabanggit mo, Architect, yun dyan sa Quezon City, yun ang kumakalat na... Yes po, at ngayon po ay nasa may Iloilo naman po. Ang Iloilo kanina po, sila po ay nagkaroon po ng... sila po ay nagpasa ng... tawag sa may kongreso nila. Okay, local congress nila. Tawag po nito na ordinance na yon. Iloilo City Ordinance. Architect, by info, meron na pala dito apat na patay sa Quezon City because of pertussis. Yeah. Apat-apat na yung patay, tapos 23 yung cases. Outbreak po siya ng pertussis na sa Quezon City. So, ang tawag natin dito, Architect, is hindi pa to pandemic, hindi pa to... endemic pa lang ito. Pag sinabi natin kasi endemic, mga kapatid, doon pa lang sa lugar ng Quezon City. Pag kumalat na po ito ng 2 to 3 countries, ang tawag natin doon is epidemic na. So endemic muna, sumunod is epidemic. Kapag ka naman worldwide na, yun ang tinatawag natin pandemic. So meron naman siyang level, mga kapatid. Ang tawag po dito is endemic pa lang. Endemic pa lang. Or pwede natin pa sabihin na epidemic. Pwede naman. Pero pag sinabi mo kasi pa epidemic, kalat na yon. So endemic pa lang ito, mga kapatid. Level 1 pa lang kung nagkakataon. Yes, kapatid. So ibig sabihin, mga kapatid, no, part ito, later on sa pag-aaral po natin ng Little Time of Peace, ay mas lalong ninyo maintindihan, matid natin, no, na paano po yung mga sequence before the time trouble. Kasi po, nalilito yung ating mga kapatid, ito ba yung panahon nito? Ito na yung panahon na ano, nakakalimutan natin. Tayo po ay mag-focus, mga kapatid. At dalangin natin sa Panginoon, maunawaan natin mga bagay ito. Hindi po tayo magkaroon ng confusion.
Kasi po kag tayo po ay confused, nagkaroon po tayo ng minsan po ay maling desisyon, ano po? Okay now. So ibig sabihin ngayon, makita natin na yung ito pong pestilence is will be part of the last days. Okay, even from the little time peace ay mayroon pong pagkataon na mangyari pong mga bagay na yan. Kaya po tuloy natin, ano? At sabi niya, at saka yes, actually architect yung ano, yung sinasabi po sa Revelation na seven vials, yung first vial doon, mga kapatid, pandemic yun. Yes po. Yung boils, yung after na little time of trouble, yung great time of trouble, yun yes, po, po ay, ano, yun po ay boils, no? Yung first plague. So doon sa first plague, makikita natin worldwide po yun, mga kapatid. It is a worldwide plague, mga kapatid. Actually, hindi plague. Kundi worldwide po siya na may, yun yung vials o yung tinatawag ating first plague na ibubuhos ng Panginoon doon sa may mark of the beast o yung may marka ng ano ng halimaw o ng beast power, mga kapatid. Yes, kapatid, wait. Tuloy po. Okay, thank you, Elder Noel. Okay, at tunay nga po yan, Elder Noel, no, na yung ating first plague po ay, yan po ay, yung first plague po ng great time trouble, yan po ay health issues. Tsaka kapatid naman ito, kahit dito sa, ano, sa Japan, napakahigpit nila. Pumasok kami sa immigration, bawal ang mga meat products at saka mga canned goods, bawal, architect, no? Kapatid naman ito. Dahil mayroon din silang inaabangan kasi na epidemic naman na ASF na manggagaling sa Pilipinas. So napakahigpit, mga kapatid. Mahigpit, kapatid na Maiton. Talagang may aso pa na ano na umamoy doon sa mga bag namin. Kasi hinahanap nila baka mayroon kang hog, ano, hog products. Pag sinabi din hog products, mga pig products. Kung hindi naman, mga kapatid, tapos dumaan kami doon sa screening ng kung meron kang lagnat, yung tinatawag natin body heat camera. So, mahigpit po sila, mga kapatid, no, sa border control din, no, ng immigration. So, bakit po? Ang sakit po kasi is laganap worldwide. No? Katulad ngayon, may pertussis. Lahat ng mga tao sa airport ay mga naka-mask because may pertussis tayo sa Pilipinas. At sabi dito, meron daw 23 na cases. Tapos, apat kagad na patay, kapatid naman ito. Kung sa percentage, malaki yun. Nasa mga ang deaths kung mga 20% ang deaths, mga kapatid, no? Out of 23, apat na namatay, mga 20% yun. So malaki ang percentage ng fatality ng pertussis. Hindi naman tayo nananakot kasi yan naman ay nakikita sa news. So okay, hindi po ako nananakot o sir, kapatid naman ito, nasa news po. You can read the news, mga kapatid. Yes, sir, kapatid naman ito. Okay, kaya po no na kapag pag-usapan po din itong main na ito, kaya po bantayan po natin mga viewers natin po, ano? Okay, mga kapatid na nagtitiwala sa programang ito. By this coming May, okay, for your information, para po inyo pong i-share din ito sa inyong mga loved ones, sa inyong friends, sa inyong po mga kapalbataya, sa ating kapalbataya, sa ating mga ka-churchmate, okay, sa ating friends, if you're not an Adventist, sa inyong po mga churchmate, hindi po mga Adventist, na by this coming May, world leaders will have a meeting. A meeting po nito po ay patungkol po sa WHO IHR, okay, International Health nito yung regulation. Okay, so ang ibig sabihin po sa long meeting regarding with agreement. Okay, IHR is already laid at binigyan na po sa lahat ng bansa at kanila pong aprobahan this coming May. At ito pong IHR nito will take effect after a year. So ibig sabihin po by year 25 ng June, kapag nag-agree, for example, bigyan natin limbawa, ngayon po agency Baden-Wells sa bansa po na yan.
Okay, doon, hindi ko nabanggitin po, ano? Kung saan po siya. And some of you, I know that you know already, knew already where is Badenwil right now. Okay, for example, ay nagkaroon po ng endemic sa Pilipinas. For example, ito pong nangyari ngayong virus. Pertussis. Okay, yes, yan po ano, yung natawag po nilang whooping cough. In other words, mas Pertussis. madaling maintindihan, whooping cough, yung ubo. Ngayon ay the WHO will require people from the Philippines to have a vaccination or tinatawag po natin na regular check-up na ito po ay nakapasok po sa database. Ang kanila pong database, ito po ay papasok po doon sa digital health. Kapag lumabas ka ng Pilipinas, lahat ng information po ilalagay doon if you're healthy or not, or you're exposed or not. So ibig sabihin po, alam po nila nakapasok sa system ang ating pong health. And then yung ating pagpunta sa ibang bansa, okay, for example, we're clean. Okay, we go to Badenwil's place. Pagdating po doon, alam po nila kung saan po tayo. So doon po sa digital ID and digital health, malaman po nila kung saan ka po pumunta. Okay, now, kaya papasok din po yung digital money. Ano po ang relevance po nito in, sa bawat isa nito? Ito pong digital ID, digital money, and digital health. Kapag bumili ka ng something using this digital cash or digital money, ay matrace ka nila kung saan ka naroon. So kapag ka ikaw po ay nakita nila na you are exposed, nagkasakit yung marami po, sabi, for example, sa airplane. Okay, bigyan natin limbawa. Meron doon sa airplane na nagkasakit at they found out na hospitalized ay meron pong dala palang virus. So they know you to track you and then kaya po nilang matrace ka at kukunin nila for quarantine. Ganun po ang kanilang pong panukala regarding with this IHR. Okay, for example, yan po sa may natawag po natin na pestilence. Okay, later on you will appreciate yung ating pong pag-aaral po ng itong Little Time of Peace. Not only that, ito pong bagong IHR. For example, may pong gera. Okay, merong gera. They can easily close the border na hindi ka makalabas o makapasok because there's a threat. Okay, time will come po ay ito po'y gamitin lang to secure the boundaries. Kaya po ay napalaga malaman natin kung ano po yung significant nito sa Mark of the Beast and Amy's of the Beast in these last days. Kaya architect, ano eh, in other words, kinukuha po yung ating biodatas. So, yeah. Magkakaroon sila ng data sa atin. What is our religion? What, yun naman sa national idea o doon sa ID system. So nandun yung ating mga data, if we are married, ano yung nationality, ano ang ating religion, ano ang ating civil status, tapos kung ano yung ating occupation. So nandun yung mga patid lahat. At the same time, nandun din yung kung ano tayo, kung anong religion natin. Nakalagay po doon. The data will be there. Kasi sinusulat din po yun mga patid eh. What is your religion? Kaya nga, tayo naman siyempre, hindi naman pwede sulat natin na Roman Catholic tayo or any religion. Ilalagay talaga natin tayo mga Seventh-day Adventists. So may data sila. At the same time, tama sabi ng architect, kapag nagkaroon ng gera, yung data po kasi na makukuha doon sa IHR o doon sa WHO na magpapaano tayo ng tinatawag natin yung Digital Health ID, no? Ibig sabihin mga kapatid, tama sabi ng kapatid na may ton, pwede pong gamitin yon. Bakit po? Nagpe-prevent po sila ng humanitarian crisis. Ano po ibig sabihin ng humanitarian crisis? Hindi kasi, pagka nagkaroon po kasi ng gulo, pwede po kasi mas maging mahirap na i-control ng government ang tao. So to control the government, makontrol ang tao, how to control? Kasi mga kapatid, huwag niyong kakalimutan, yung gagawin nilang yan po ay about control. They want to control human yung travel. So mangyayari, tama sabi ni Kapitan Maiton, yun ang kanilang concept, border controls. Kaya huwag kayo magtataka, yung pandemic na nauna, yung panahon ng COVID-19, yan po ay, lagi nga sinasabi ni Kapitan Maiton, it is a dress rehearsal. It is a dress rehearsal for the Sunday law. So makikita natin mga kapatid, mayroon na tayong glimpse, Kapitan Maiton, no? We are ready, yes, we have the glimpse exactly kung ano yung mga nangyayari at mangyayari.
So may glimpse tayo. Ano nangyari? No panahon ng pandemic, border control, you can hindi ka makatawid. You're from Quezon City, hindi ka makatawid ng provinces. Or from Quezon City, hindi ka makatawid sa nearby cities. So ganun na mangyayari. Lalo kapag architect, no? Hindi naman sa inaabang, hindi naman sa inaabangan natin. Possible kasi na nagkakagirian ngayon sa ano, sa South China Sea, yung ating yung boat ng Pilipinas ay nasira dahil binomba ng Coast Guard ng China. What if? Ito lang, what if na lang, pero possible talaga mangyari because sinabi naman ng China, ano eh, pupunta nila by force ang Taiwan 2025 or not 2027. What if magkaroon ng gulo dyan sa South China Sea? Ang mangyayari sa atin mga kapatid to prevent na magkagulo, magkaroon ng looting, alam mo looting, ang looting mga kapatid eh, babasagin yung mga department store, kukunin yung mga pagkain o anuman laman doon. So to prevent that, magkakaroon po ng mga border controls para makontrol ang tao, yung flow, no, para hindi magulo. So yan, no? Kaya nga mga kapatid, we are, no, me and Architect Maiton are preparing and you should also prepare our watchmen, no? You still are watching right now. You are also the watchman of God. So prepare din, mag-prepare din kayo. Pine-prepare niyo iba, you should also prepare. So we prepare the country living. We implore to you, kami nakikiusap o nakikiusap ang Panginoon. May council kasi, there's a council for country living. Kung babasahin mo yung architect, no? Binasa ko yung sulat ni N.G. White nung kailan lang. Sabi doon sa sulat ni N.G. White, doon sa Little Time of Trouble, sa chapter 10, tatlo po ang pupuntahan ng ano ng Seventh-day Adventists. It's either tatakas ka, kung hindi naman ikaw ay makukulong, kung hindi naman ikaw ay mamamatay. Tatlo po yung ating choices. So itong choices ng mga kapatid, no? Actually, di siya choice. Magiging choice lang siya kasi kapag na, ano ka, yung hindi ka prepared. So ang mga kapatid, no, if we choose the lighter one, which is pagtakas, kinakailangan prepared ka. You should be prepared. Kaya nga may counsel eh. The last day events are the book of last day events or the spirit of prophecy are counsels so that hindi tayo mahirapan in the last days at kung paano tayo magiging prepared. So mga kapatid, no, you study the last days, last day events. Nandoon, no, meron talagang pagtakas. Kaya nga may country living chapter 7. No, meron siyang country living chapter 7. So there's a council for country living. And bakit po? Meron kasi time na pagtakas. At yun ang didiscuss natin, no? Little time of peace. After kasi the little time of peace, comes the little time of trouble. Yes, Kapatid na Maitan. Yeah. Okay, exactly. Okay, tama po yan, Elder Noel, no? Yan nga po ating yugto sa gabi ito. Kasi nga po, para po yung ating makuha po yung dots. Okay? So, diyan mga kapatid, makita po natin, no? Binabanggit po ng Greek University 589. This visitation or these visitations are to become what? More and more frequent and disastrous. Ibig sabihin po, masanay na po tayo ngayong if we believe that we are living these last days, masanay po tayo nito po yung mga nangyari ngayon. It will be what? Frequent and disastrous. Magiging pinsala. Kaya pong init ngayon, Elder Noel, ano? Sino ba sa atin dito mga kapatid ko, no? Ay, ang init talaga mga kapatid. No? Nanggaling po kami po sa aming country. Elder Noel, hindi kayo nakasama. Yes. Kahapon, super init. Grabe. Nang kami po ay nasa bundok na, nakapauwi na, ay sobrang init talaga. Grabe, parang nakakapaso. Okay. Sa, kaya nga, architect, ano eh, we are breaking records. Yung last year, meron tayong brinik na records sa heat index ng worldwide. Ngayon na naman is we will also beat the records. Huwag na kayo magtaka na sobrang init. Kasama dun sa last plagues ay sobrang init. Kasama sa last kapatid. May kasama sa plague yung napaka-init. Scorching heat. Sabi ng Bible mga kapatid in the Book of Revelation. Okay, now let us move forward sa ating pong next slide. Kaya po ang dahilan po niyan nabanggit natin kanina po ay next meme po ng Isaiah chapter 24 verses 4 and 5. Okay, or 1 to 5. Ang dahilan kung bakit po ang nangyari po ang pagkasira ng mundong ito. Okay, next. Okay, tingnan po natin next slide. Okay, ito naman po ay sa Literature Manuscripts Volume 8, Manuscript 100, Year 1893, Paragraph 11. These lessons are for our benefit. Ito po yung mga lessons o yung mga ating naranasan in the past. Ito po ay sa ating benefit.
we need to stay our faith upon God. Dapat po, natili yung ating pamataya, hindi po nag-wave. Hindi dapat po ay nagbabago ang ating pamataya. In these last days, habang tayo po ay palapit sa pagdating ng Panginoon, our faith should be what? Strengthened and more become what? Connected with God. Hindi po nag-wave, hindi po nagbabago, but connected and consistent sa ating Panginoon. Kapag tayo po uminit, dapat po mas lalo pa tayong uminit sa ating pananampalataya. For there is just before us a time that will try men's soul. Yes, kailan po mangyari yan, mga bagay ito? Even right now, in the Church of God. Okay, by the way, nalala ko Elder Noel. Okay, I don't know if Sister, si Sister from Pennsylvania. Okay, nakalimutan ko, wala yata siya dito ngayon. Si, pangalan nito? Si Sister nakalimutan ko. Pennsylvania. Nagay ko ba ni Noel? Okay lang, okay. Kapag naman ito, hindi naman natin maalala lahat sa dami ng ating viewers. Oo, oh, okay. Pero at least marami tayong maalala doon sa group chat natin. Napakadami natin kilala doon, no? Okay. Bakit nalala ko din ni Noel, no? Abang, kasi yes. Sabi kanina. Ito ating kapatid na si Sister, mahina ko sa pangalan eh. Pennsylvania. Kung diyan po kayo matigong group chat. Okay, nakalimutan. Pares-pares tayo. Nag-chat sa akin, Elder Noel, no? Yung yes, time for the prayer. Dahil po ay sila po ay napunta ng church for the very first time. Wow, amen. Amen, di ba? Ang sayo mga kapatid eh. Alam po ninyo, isang kasayahan po ng inyong mga lingkod ay yung ating mga hindi pa nating kapamataya ay pumapasok na. Tama, amen. Diba? Mga kapatid, sabi nga ng 1016 ano eh. Tatawagin na marami pa daw tupa doon sa labas na kinakailangan dali natin sa kanyang flock o sa kanyang kawan. So marami pa mga kapatid, there are many. Kaya nga naniniwala ako kapatid na may ito, na kung titingnan mo yung aklat ng gawa, the book of Acts, yun po ay prophecy po yun. Yung aklat ng gawa kasi nagkaroon ng baptism na 3,000, 5,000, tapos many are added to the fold. Yun sabi ng Bible, aklat ng gawa. So, mangyayari po ulit yun. Kung wala kayo nakikita masyadong bus baptism ngayon, in the loud cry, mga kapatid, sang katutak ang papasok. Grabe niyan. Grabe yan. Kaya nga, matatakot sila. Isa din na precursor yan ng Sunday law because nakikita nila, yung flock nila ay marami pumapasok sa atin. Kaya magde-declare sila ng Sunday law. Another way of control na control the people. Pero hindi nila makokontrol yun kasi ang tatawag sa kanila ang Diyos eh. Sabi ng Bible eh, my sheep knows my voice and they follow me. Sabi ni Jesus Christ eh. If you are a sheep, if you are kung masunurin ka talaga na tao sa Diyos, ay maririnig mo ang tinig niya. If you are a sheep, dalawa lang yun eh. Are you a sheep or a goat? Ang goat, mga kapatid, papuntang distraction yun, no, mga kapatid? Because ang goat kasi, masuwayin yan eh. Yan ay nanunuwag pa yan eh. Pero ang sheep, mga kapatid, no, kahit na kitilan mo ng leeg, yung islash mo yung leeg niya, mga kapatid, hindi yan, di imik yan. Ganun po ka-amo ang tupa. Pero no? Ang goat, mga kapatid, ay talagang nanunuwag yan. So, dalawa lang yan. Are you a goat? Or are you a sheep? So, sabi ng Bible, my sheep knows my voice and they follow me. So marami pong tanong, marami pong tatawagin ng Panginoon sa last days. Napakadami. Yung loud cry na yan, mga kapatid, it will be a great event because many will be baptized in the name of Jesus Christ. Coming okay, soon. It's coming very soon. Siyempre, mauna muna itong little time of peace. Little time of peace will be first before the loud cry and before the little time of trouble, mga kapatid. Okay, ang pangalan niyo po, no? Si Sister Regina Flores Bernardino Abrahano. Ah, yun po yung sinasabi mo, kapatid naman ito. Ito ngayon. Yes. Sa atin yan. Always lagi nalang sa atin yan. Sister Regina, okay, at praise God, mga kapatid. Bernardino okay, Abrahano. Nagay ko, Manuel? Nagay ko po yung monitor. Okay, now, tuloy po tayo, mga kapatid, no? At tumutuloy pong oras. Okay, now, let us continue our study for this evening. Okay, just a screen, mga kapatid, no?
dapat po ay tumitibay ang ating pananampalataya ngayon. Dahil po tayo po iharap lahat sa panahon po ng pagsubok, even right now. Nabanggit na Elder Mel kanina, marami po ang papasok sa panahon po ng loud cry. Idalangin po natin, amin pong dalangin mga kapatid, narito po ngayon 60 plus sa nood ng programa sa gabing ito. Tayo po ay, sa atin pong rank ay wala pong mawaglit. Kundi tayo po ay mas pungang handa at ligtas ang ating pangalan po ay patuloy na kasulat po sa aklat ng buhay. That is our prayer. Let us pray together. So, Christ upon the Mount of Olives rehearsed the fearful judgment. Alam po ninyo mga kapatid, no? Sabi po nila nakatakot yung message po ng third angel's message. Alam po ninyo, that is the reality. Fearful in the sense kapag hindi tayo handa. Dahil kapag tayo po ay kakampi natin ang Panginoon, hindi po nakatakot ang pagdating Panginoon kundi kagalakan. Tandaan po natin yan. Kapag tayo po ay tapat na naglilingkod sa ating Panginoon si Kristo, if we love Jesus Christ, kaya sabi ng ating Panginoon, if you love me, keep my commandments. There's nothing to fear because fearful, there's no love. Ito po'y kagalakan sa mga naghintay sa ating Panginoon. Na ito po'y mga bagay na ipinakita ng Panginoon doon sa Mount Olives bago ang pagdating po ng ikalawang pagparito ni Jesus. Ano po nabanggit ng ating Panginoon? Before His second coming, He shall hear of wars. Makarinig po tayo ng alingaungaw ng digmaan. Makarinig po tayo ng digmaan. Mga bansa ay laban sa bansa. Karian laban sa karian. At magkaroon ng tagutom. Mga salot, mga lindol sa iba't ibang dako. All these are the beginning of sorrows. That is written in the book of Matthew 24 verses 6 to 8. Kung ating pong basahin mga kapatid, ito po yung sinulat Ms. White. While these prophecies receive a partial fulfillment at the destruction of Jerusalem. Yung pong nangyari po sa destruction ng Jerusalem na ginawa po or nangyari po sa panahon ni Titus, nasira po ang Jerusalem at maraming pong namatay. Millions of Jews died in that period ng AD 70. Siya sabi po ng Spirit of Prophecy, yung pong fulfillment nangyari niyon ay hindi pa yon, partial pa lang. Pag okay. Sinabing partial po, ibig sabihin, Manuel, wala pa ka sa katiting. Ang sabi na yon, ito po ay direct application, more direct application in the last days, especially sa great time trouble. Kaya, yes, kaya, kaya nga kapatid na Mayton, tingnan nyo yung ano, comparison. Kung yung sinasabi ng Panginoon about doon sa pagtakas ay mayroon pong kinalaman sa, mayroon pong malaking kinalaman din dito sa last days. So ibig sabihin mga kapatid, mayroon tayong pagkakataon. No? We are given the opportunity to ano, to go out to the cities and go to the country living. So ibig sabihin mga kapatid, kapag tayo po ay caught unprepared dahil ayaw natin ibigay yung ating, ibig sabihin ayaw natin ma-compromise yung ating faith, eh talagang wala tayong magagawa kapag nandun ka sa cities at ayaw mo ma-compromise, makukulong ka. No? Hindi kami nananakot, ganun po talaga eh. Kasi ang nangyari po sa Jerusalem, sa panahon po ni Titus mga kapatid, ay bago po sila nilusob, umatras muna sila eh. Sila po ay inikutan ang Jerusalem pero biglang umatras. Hindi nila alam kung bakit. Pero naalala nila yung sinabi ng Panginoon na kapag ka daw sila ay napalibutan na at mayroong pagkakataon na sila ay tumakas, tumakas na kayo. Kasi the Jerusalem will be destroyed. So nangyari mga kapatid, nakatakas sila. Lahat na nakinig sa ating Panginoon sa prophecy na kanya ibinigay, sila po ay naligtas. After then, nung nakaligtas po yung mga Christians, bumalik po yung army ni Titus at ang nangyari po mga kapatid ay nasunog po, sinunog po nila Jerusalem mga kapatid. Grabe. Grabe po nangyari dyan mga kapatid. Sinunog nila Jerusalem. Napakaraming patay dun sa loob. Ang nangyari mga kapatid, kapag naman ito as a history, alam nyo mga kapatid, doon sa loob, hindi pa sila kinukubkob. Ibig sabihin, pinalimutan pa lang. Alam mo ba doon sa loob po ng Jerusalem, sila-sila mismo nagpatayan. Kinain nila yung sarili ng mga ano, ibig sabihin, tao. Kinain yung kapwa tao. Walang pagkain eh. There's no food eh.
Ganun kalupit ang nangyari, mga kapatid. Grabe. Grabe po yung ano, grabe po yung pagkakakwento kung ano nangyari sa Jerusalem. So grabe, tapos sinunog sila, sunog na sunog po ang Jerusalem. Sabi, there will be no stone that will be unturned. Ibig sabihin, wala daw bato na hindi po ma ano ma hindi po ma, hindi po ano hindi po na hindi po magagalaw. So mga kapatid, no? Wasak na wasak po yung Jerusalem noong panahon na yon because of the prophecy that Jesus Christ gave, and it has a big o direct, tinatama yung sabi ni architect, sabi ni NGO, it is a direct, meron daw direct na application dito po sa last days. Kaya nga binibigyan tayo ng counsel kung tayo po ay naka-prepared for second coming of Jesus Christ, ang pinakamagandang preparation is the countryside or the country living, mga kapatid. Pero huwag natin kakalimutan na, kapatid naman ito, huwag natin kakalimutan, mayroon pa pong loud cry. But premature po kung tayo po ay pupunta kagad sa country living. Ibig sabihin, mayroon pang loud cry. Mayroon pong mandate sa atin yung Gospel Commission. Lahat po ng Matthew, Mark, Luke, and John, and Acts 1 and 8, meron pong Gospel Commission sa atin. We should preach the Gospel and teach them, teach all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Ghost. And sabi ng Panginoon, I will be with you until the ends of the earth. Yun po sabi, Matthew 28, 19 and 20. Okay, kaya hindi nakapagtataka, mga kapatid, ano? Na itong Great Controversy po ay nagsimula po sa destruction of Jerusalem. Meron po yung ibig sabihin, okay? Yes. Tayo po binigyan po ng warning. Okay, ito po, kapag basahin po nyo, kung meron, wala po kayong aklat, ay mag-avail na po kayo sa ating pong publishing house. Ano po, ha? Ito po. Okay, sa ating. Last day events. Yes, ako, pwede naman ito, last day events. Meron din po ah, dito. Thank God. Oh. Dadala pa rin niyo mga yung mga patid, dahil sa pagmamahal natin sa Panginoon, eh, hanggang dito sa ibang bansa, dala ko si Last Day Events. Magbabasa tayo ng Last Day Events. Memorize natin ito, mga patid. Memorize natin. Bakit? We will be equipped. At saka mga patid, nagpapahanap po kapat na Maiton, baka maghanap ako yung Maranata. Maganda po yun. Ayaw po. Pasuyo po. Maghanap ako ng, baka binilibre kita kapat na Maiton, Maranata. Okay, thank you. Thank you, Elder Man. Okay, di now, let us... Hindi naman mahal yun. Mura lang naman yun. Mura lang naman yung Maranata. Yes po. At wala kasi sa ating publishing yung Maranata. Wala, eh. Nagpapahanap ako kapat na Maiton. Wala. Nagtanong ako sa mga pastors, meron po ba kayong Maranata? Wala, walang Maranata. Ano kasi siya, devotional. Pero mga kapatid, yung Maranata, pang last day event yun. Yes, a sequence is nandun. Yes, oh, pang last day events yun, mga kapatid. Pang last day events. Ma-memorize makabisado mo yung last day events, tapos makabisado mo yung Maranata, equip ka na. Siyempre, huwag natin kalimutan yung Bible, ha? Yun ang pinaka, kaya nga tawag doon, greater light, eh. Okay, now, let us continue, mga kapatid. Okay, malina po yun, ha? Okay, binabanggit ni Elder Noel. Okay, at hindi natin ulitin na po yun. Malino po yun. Okay, next. Okay, Elder Noel, tingnan mo yung ating video. Ha? Ang ganda po, ano? Ganda, oh. Ganda ng video. parang ano, no? Talagang sana all, no? Ang ganda ng ilog. Ganda di ng panamim. Di ba sa atin yan? ito, mas green, eh. Mas green ba? Okay, at maraming itong ano, maraming niyog, ang ganda na niyog at saging, mga kapatid. Okay. Okay, dito mga kapatid, no, Maranata page 259 paragraph 2. Okay, kaya po ay na-open ni Manuel yung Maranata. Okay, while the work of salvation is closing, trouble will be what? Coming on the earth. Kaya po mga kapatid, no, dapat po malaman natin ano po yung little time peace nito. Dahil binabanggit po ng Spirit of Prophecy, habang patapos po yung salvation, ito pong sa panahon po ng sealing and loud cry, dumadating po ang trouble. While dumadating ang trouble, the nations will be what? Angry. Pero tandaan natin mga kapatid, ito po yun ang binabanggit natin, dapat makuha natin their viewers, their families and loved ones, their friends tonight. Tandaan po natin, habang hindi pa po tapos ang sealing, ang angel po ay nariyan pa rin po pumipigil sa matinding trouble mangyari sa atin upang hindi mapigilan ang mensahe ng tatlong anghel. Subalit mga kapatid, kung later on pag-aralan pa natin about this country living, ano po, no? Subalit mga kapatid,
tandaan po natin na bagamat sinabi dito na yet held in check so as not to prevent the work of the third angel message, pero po dapat po ay merong ka na panahon dyan na meron ka na before that period dumating ang trouble na yan, habang patapos ang salvation, dapat meron kang country. Dahil po ang pagkain po the time ay pahirap na po ng pahirap. At the time, the latter rain or refreshing from the presence of the Lord will come to give power to the loud voice or to the loud cry of the third angel message. At ito pong latter rain nito, hindi lamang po mamagay ng power na ibigay natin na malakas na boses ito pong third angel's message ng Revelation 14, ay kundi na rin ito po ang panahon na kung saan po ay tayo po bigyan ng kalakasan kapag dumating po ang seven last plagues na ibubuhos ang Panginoon sa magitan ng kaanghel, ay hindi tayo po magkaroon na tawag po natin ng kahinaan ng panabataya. Kundi tayo po ay magkaroon ng mas matibay na lesson sa Diyos na bagamat wala na po yung Holy Spirit that time, sapagkat ang ating Panginoon po ay tapos ang kanyang gawain doon sa Most Holy Place, ang bayan ng Diyos po o yung ligtas sa meron pong seal ay hindi na natakot at hindi na po nagkakasala dahil meron na pong latter rain. Yan po ang kalagahan ng latter rain. Okay, ulitin ko po. Yung great time ng trouble na maraming natakot ngayon baka magkaroon ng World War 3, hindi pa po magkaroon po ng World War 3 unless tapos na po ang sealing. Okay? Ibig sabihin po, yung war niya sa Ukraine, tuloy-tuloy lang po yan kung tayo po inaniwala ngayon sa last days nito, including Israel. Okay, so, kung ito po, yes po. Kapatid Maiton, may isulat si L.G. White, before the second coming of Jesus Christ, sabi niya, war will rage. Ibig sabihin talaga, meron talagang gera sa iba't ibang panig ng mundo bago dumating si Jesus Christ. Kahit si L.G. White, kapatid Maiton, may sulat po na hanapin ko mamaya at i-share ko sa inyo, mga patid. Hanapin ko lang kung saan ako nakita. Okay. Now, okay. Gusto ko pong tingnan po yung video, mga tid, no? Ano kayong feeling, Elden Welcome? Alam po, ito parang lugar nito, parang DRT, eh. Okay, kaya nga. Akala ko sa DRT yan, eh. Ako, o, parang di DRT, no? Sa country living natin. Kinuhanan mo. No, parang DRT, eh. Okay, now, Manata page 259, paragraph 3. I was shown the inhabitants of the earth in the utmost confusion. Ipinakita ng Panginoon kay Ms. White na ang mga nananahan sa lupa ay nasa malapit na ng confusion pagkalito. Nakita ni Ms. White dito sa panahon nito na kung saan po ay mayroong digmaan. Meron pong pagdanak ng dugo. Meron pong pagkulang ng pangailangan. Meron pong, ano bang privation? Ang privation to, ano to eh. Yung, ano bang sa Tagalog niya? Sige nga, ating tingnan na maigi. Diba, ako ano bang Tagalog? Yung? Privation and want. Yung kasing kulang pagkulang ito eh. Privation? Privation. Privation, okay, but, yung dinay mo yung sarili mo. Privation. Sige po, tingnan natin. Ha? Okay, isa po yan, Manuel, no? Privation. Sige mo. Okay, pagkulang din. Insufficiency. Pagkulang. Insufficiency. Yung pakulangan ng... Yes. Pakulangan ng mga karaniwang pangailangan. Okay, ano po yung want? Okay, ano po yung want? Want, pangangailangan. Yung pangailangan din natin, maalos pagkatulad yan. Yung famine, itong tagutom. Gutom. Tapos pestilence ay nariyan sa lupang ito. At itong mga bagay nito ay napalibutan ang bayan ng Diyos. Ito pala kapatid na Maiton, sabi dito yes. Sa Maranata. Nasa Maranata, ang ganda talaga ng Maranata eh. Sabi dito, yes, Maranata 174, 1897. In the last scenes of this earth's history, war will rage. Yan sabi ng sabi. So maraming gera sa last scene, yung before the second coming. Talagang ang gera talaga ay magre-rage na. Nangyayari naman kapatid Maiton,
sa part ng Middle East is gera, part ng Europe ay gera, part ng Asia wala tayong magagawa kung talagang mangyayari. So what will they say? There will be pestilence, plague, famine. The waters of the deep will overflow their boundaries. Property and life will be destroyed by fire and flood. We should be preparing for the mansions that Christ has gone to prepare for them that love Him. Yes, Kapatid Maitan. Unay nga din, well, no? War will rage. Ah, Ibig yes. sabihin po, pag war will rage, ito po, ibig sabihin po ay talagang dadami, dadanak ng dugo. Okay na? No? Talagang talaga, yes. Tama sa mga Python. So ano naman, meron naman spirito ng hura. May SOP naman tayo tungkol doon sa gera. Talagang meron. Okay. At dito po yung binabanggit, no? And these things surrounding God's people, they began to press together and to cast aside their little difficulties. Alam po, during the time of pandemic, no? Marami tayong nakilala at nagkaroon tayo ng closeness. Katulad po ni Elder Robert, ni na Pastor Glenn. Ay, dalawa ang kita kay talaga naging close. Yes, oo. Pandemic era. Yes, yung KB family top fan natin, naging close tayo. Kaya during kaya that moment, ano? TWTM at saka GC144 nagsama na, nag-join force na. Mm-hmm. So nakita natin dito mga kapatid, no? And gusto ko din na ano ha, to inform you ha. Architect Maiton and I am the co-founder of TWTM. Para lang din nila. Co-founder po ako. Yes, nun. Po. Tama po 'yan, no? At kasama ka simula. Okay, actually nung first second video kasama ka eh. Second video. Talaga, no? hindi pala sa first video, sa second video na. First video kasi trial yun eh. Nakita mo ay gusto mong sumali. Ano? Yes, yes. Okay. So yung mga kapatid, makita natin, no? They began to press together and cast aside their little difficulties. Self-dignity no longer controlled them. Deep humility took its place. Suffering, perplexity, and privation caused reason to resume its throne. And the passionate and reasonable men became sane and acted with discretion and wisdom. So during this moment, nakita po natin dyan sa ating screen mga kapatid, no, na kung saan po ay makita po natin yung situation na pinakita ng ating Panginoon kay Ms. Wine. Now, sa sunod po mga kapatid, po sabi po, and after that moment, ipinakita po kay Ms. Wine ito naman pong scene nito. Ano pong scene po nito? Okay, my attention was then called from the scene. There seemed to be what? A little time of peace. At naibig sabihin, mga kapatid, makita natin na yung pong nangyari na yon ay mayroong pestilence, mayroong war, okay, during the time, at nagkaroon po ng little time of peace. Kung magpansin po natin ng little time of peace, na kung saan po ay nagkaroon po ng pagkaluwag. Okay. Kagatek, tignan mo ha, galing din yan sa Maranata. Maganda talaga ang libro, Maranata eh. Sige po. Kaninang War with Rage, galing din sa Maranata yan. Kaya mga kapatid, ha, avail yourself of the Maranata devotional book po yan. For the whole year po yan, pwede nyo basahin. So, devotional book po yan, Maranata. You can buy that. We suggest. Please buy. We encourage, mga kapatid, no, na inyo pong bilhin. Okay, at makita natin, Elder Noel, no, na talagang binibigay sa atin ng Panginoon yung mga detalye yung events na in sequence. Yes. Hindi yung time. Okay, right. Kasi wala ng time eh. Sabi ni N.G. White, after 1844, there would be no time reckoning. Kasi wala ng time reckoning. Ibig sabihin ng time, wala ng definite time. Pero alam mo na ito yung loud cry. Alam mo rin ito yung ceiling. Malalaman mo yun. Pero yung mismong definite time na, oh, Jesus Christ is coming. This date, month, year. Hindi po yun. Dapat definite time. Those are the definite time. Okay. So, dyan po sa inyong screen, makita po nyo, no? Na binabanggit po dito po ay there seem to be what? A little time of peace. Kaya After nga, po ng little... Yes po. Kaya nga, Kitek, no?
Ang galing-galing nung ano eh. Ang galing-galing na sinabi ni G. White doon sa Watchmen. Alam mo ba yung, alam niyo po ba yung mga Watchmen, no? Tayo po yun, ha? Tayo po lahat yun. Sabi po ni N.G. White doon sa Testimonies for the Church, Volume 5, 716, 1889, sabi po niya, "Let the Watchmen now lift up their voice and give the message which is the present truth for this time. Let us show to the people where we are in prophetic history." So mayroon po na tayong mandate na ipakita sa kanila kung nasa Yes. tayo sa history. Kaya mga kapatid, walang pong time reckoning o time na tayo sasabihin. Pero alam natin na this is loud cry, this is sealing. Yung mga ano, yung mga events na, kasi ito, prophetic history, oh. Alam natin kung saan tayo sa prophetic history. At sabi dito, no? Ano pa? Yun nga lang, mga kapatid, meron tayong ano, meron tayong mandate. Ang mandate natin, give the present truth. Ito po yung present truth. Inilalatag po natin. No? Kapatid naman ito, na-check ako. That is the present truth. So, we give the present truth and show them where we are in the prophetic history. Actually, ito yung ginagawa natin ngayon. Yes, ito kung ano, yung ating pinag-aaralan, if this is the little time of peace, di alam natin, by prophecy, we are already in the little time of peace. Ito yung mga patid. Amen, amen. To God to okay. Okay, now, next. Okay, after po ng little time of peace, mga kapatid, no? Dito po sabi po ng Maranatha, page 259, paragraph 4. Ito po yung continuation po, ano? Okay, now. Maranatha, puro Maranatha. Ano po? My attention was then called from the scene. Ito naman po yung tinawag yung attention, Miss White. Kanina po pinakita yung situation. Now, ito po yung nakita, Miss White. There seemed to be what? A little time of peace. Mayroon pong kaunting panahon ng kapayapaan. At after po ng little time of peace, once more, the inhabitants of the earth were presented before me. Ipinakita muli kay Miss White. Alam po ninyo, Elden Will, no? Yes. Kung buhay lang si Mrs. White, no? Sabihin ni Miss White ngayon, ito yung nakita ko sa panaginip ko, ah. Ito yung nakikita ko sa aking vision na binita ng ating Panginoon sa akin. Okay, sabi niya, and again, pagkatapos po ng little time of peace, ito po ay nakita ni Miss White. And again, everything was in the utmost confusion. Strife, war, and bloodshed with famine and pestilence. Nariyan po ulit siya. Rage everywhere. Pag sabi kasing rage everywhere, ibig sabihin po ay hindi kagaya ngayon po ay isolated lang. Parang nakit, kung ano po yung experience natin ng pandemic ng COVID-19, ito po yung natawag na rage kahit saan po makita natin. Talagang napapansin po. At dito po sa scene na ito, na pinaka Miss White, other nations were engaged in this war and confusion. Ibig sabihin po ay mayroong mga bansa po ay nadagdagan po ang gera. War caused famine. Yung war po ay nagdulot po ng tagutom. So ibig sabihin po ay sa after po ng little time of peace, mayroong pong tagutom. Want and bloodshed caused pestilence. Yung pagkulang po at yung pagdanak ng dugo ay nagdudulot po ng pestilence. At dahil po sa scene nito, nangyayari sa mga bagay ito, yung puso ng tao po ay natatakot. Na nakita nila sa mga bagay na nangyayari ngayon sa kanila pong harapan. Na ito po ay makita natin kung tayo po inawala ngayon sa that we are living in the little time of peace, we can experience that kapag ka, ito po mga pati sabihin natin sa gabing ito, I would like to say it. I don't know if Brother Budo is still right there in our YouTube channel. If the Sunday law will enact, for example, okay, sabihin na po natin Project 25. Dahil binanggit po doon po mismo po ay Sabbath rest. Ano po? Okay, yun po ay Sabbath rest ang binanggit. If the Sabbath rest will be implemented by the year 25, we can see matid ko, no? Kung paintulutan ng Panginoon mangyari yon, we can see the gradual and sequential po na mga nabanggit Miss White dito sa ating screen ngayon. So ibig sabihin, gusto natin pakita mga patid ko kapag dating po ng Sunday law, yung mga event na ito po ay makikita po natin infrequent
and frequently in succession and will become disastrous. But take note, nakahold pa rin po ang four winds. Hindi pa rin paintulutan po magroon po ng matining gera. Until when? Kapag ko pagkatapos na po ang ano po yon? Yung ceiling. Kapag tapos na po ang ceiling, that's the time makita po natin yung binabanggit po ng Daniel chapter 12 verse 1 na ang trouble na yun hindi pa narasan ni isa sa atin ngayon. Wala pa po tayo doon. Kaya wag po tayo mapanik. Alam po ninyo mga kapatid sa gabing ito sa ating mga viewers, narapat ngayon po ay tayo po maganda na isang country. For example, gamitin po namin ang aming ginagawa ni Elden Well. Kami po ay nagbili ng piece of land. Meron kami po ang kapatid na kinausap doon na sila nang po ay nag-volunteer dahil wala po silang kakayanan po ay bumili ng lupain. Nakabili kami ng piece of land, maliit na lupa. And then, nandun po sa country na yun, sila po ay nagtatanim, nag-ready po sila doon. Habang tayo po ay nagibigay po ng mensahe in the city, we are giving the message ng warning and present truth sa panahon nito. Na kapag dumating pong point na tayo po ay lilikas, mayroon tayong pupuntahan na kung saan mga kapatid ay makakain tayo sa panahon po ng no buying and selling. Ulitin ko po. Para sa panahon po ng no buying and selling, kapag umalis tayo, mayroon tayong kakainin. Alam po ninyo mga kapatid Elden Well, no? Ito mahirap sa situation. Kapag after ng little time of peace, andyan po yung mga sequence ito binabanggit po ng Maranatha, page 259, paragraph 4. Mahirap po magpunta sa country na wala ka pong pananim. Correct. Magugutom ka din. Eventually, Elden Well, pag gutom ka at wala ka makain doon, bababa ka uli. Pag baba mo, pabalik mo ng city, hindi ka na makabalik. Correct. Hindi ka na makatakas, nandun ka na, maipit. Niipit ka na. Okay, later on po, ipakita natin sa ating mga slide. Yes, Architect, pwede mag-share ng konti? Sige po, sige po. So, sabi dito mga kapatid, no? Parang ulitin ko lang. Tama sabi ni kapatid Myton, nagbigay po ng sequence si Ellen G. White. Ang sequence po mga kapatid ay, pag sinabi kasi dito time of peace, nanggaling po ito sa trouble na konti. Kasi may peace eh. So, ano po yung trouble na nangyari sa atin? Nagkaroon po ng worldwide na pestilence, pandemic. Tapos gera po ngayon sa Ukraine at gera po doon sa part ng Middle East. Tapos napakadaming worldwide events na mahirap. So mahirap talaga mga kapatid. At sabi dito, yung word ng red words na and again. Ibig sabihin, after that, after na little time of peace, ano nangyari? Nagkaroon ng confusion, strife, war, bloodshed, famine, pestilence, rage everywhere. Ibig sabihin mga kapatid, ito po yung worldwide. Lahat ng pang buong mundo, no? Yung pestilence, pang buong mundo, famine will be pang mundo, bloodshed and war and strife, confusion. Pag sinabing confusion, kaguluhan eh. Kaguluhan po yan. Rage everywhere. Yan, binanggit ni Elden G. White, everywhere, worldwide event. Sabi nito, engage in war, confusion, cause famine. So dahil daw sa war, nag-cause daw ng famine at saka bloodshed, cause pestilence. Huwag na kayo magtaka. Pag mayroon po talagang bloodshed, it will cause pestilence. Kasi mga kapatid, magkakaroon ng humanitarian crisis eh. Pagka nagkaroon po kasi ng mga humanitarian crisis, ang sakit po ay dahil wala pong gamot at saka wala pong magandang sanitary. Pag sinabi sanitary, yung ano, yung maayos na palikuran, yung maayos na pagkain. So ang pestilence po talaga ang susunod doon mga kapatid. Kasama po yan. Tapos yung mga patay ay hindi po naililibing ng tama. Kita mo mga kapatid. Pagkatapos noon, and gumamit na naman kapatid, mayton si, ano, si Ellen G. White, and then, men hearts fed them for fear. So ano po to? Sequence po ito. After ng trouble ng konti, nagkaroon ng little time of praise, sumunod na naman is puro trouble. Puro trouble. Then, and then, yung word na naman, and then, men hearts fail them for fear and looking after those things which are coming to the earth. Magtatanong, kapatid naman ito, magtatanong na sila. They will ask questions. Bakit nangyayari sa atin to? Yan ang mga kapatid ang susunod na tanong. Maghahanap po sila ng Diyos kasi nagkakagulo eh.
Maghanap sila. Anong nangyayari? Doon tayo papasok, mga kapatid. Pero kapatid naman ito, anong sabi ni Ellen G. White? Doon sa Prophets and Kings, page 277. Ano ang purpose? Sabi nito, how frequent we hear earthquakes, tornadoes, destruction by fire and flood, great loss of life and property. So maraming bagay ito, no? Ito yung mga nangyayari. Yung sinasabi ni Ellen G. White, parehas lang po ito. Apparently, these calamities are capricious outbreaks of disorganized, unregulated forces of nature. So ito raw po ay nature, ibig sabihin, ang Panginoon ang may control. Wholly beyond the control of man. I don't know ang purpose. But in them, God's purpose may be read. May purpose pa na, mga kapatid. Yung sinasabi dito na mayroong famine, sinasabi ng Maranata, war, bloodshed, famine, pestilence, and other and war confusion, may purpose pa na yan, mga kapatid. They are among the agencies by which he seeks to arouse men and women to a sense of danger. So, ito po pala ang paraan ng Panginoon, mga kapatid, na tawagin lahat. So, wag na po kayo magtaka kung nagkakaroon ng, kung sinasabi ng Maranata, after na little time of peace, magkakaroon ng sunod-sunod na naman. Yan po kasi ang paraan ng Diyos para tawagin ng tao. Sense of danger. Kasi kapag nasa-sense natin yung danger, saan tayo lumalapit? Pag iniisip natin tayo ay nasusukol o tayo ay nahihirapan, syempre nalapit tayo sa Panginoon. At darating dyan yung dapat magsabi tayo ng magbigay tayo ng pag-asa. The Seventh-day Adventist should encourage to all those who are discouraged in the end times. Yes, Kapitan Maitan. Thank you. Okay, bago natin pong sagutin yung tanong, no? Kasi ang ganda yung tanong ni Sister Nancy Gayuso. Okay, nais ko pong basahin sa inyo mga kapatid. No? Ito po ay bilang ding tulong sa atin, bakit pinag-aralan natin ito ngayon. Ito pa payo mga kapatid, ito po ay dakilang tunggalian. Tagalog po kasi yung aking English, binigay ko po sa ating kapatid na si Brother Stephen ng last Sabbath. Kaya po ay nabigay ko po yung aking English, ngayon po iniiwan sa akin Tagalog. Ito din po, ibibigay din po natin ito sa ating mga kaibigan. Ano po? Yes, okay, gito po. Yes, yes kapatid Maiton, importante po yan. Mga kapatid, huwag niyo po kakalimutan magbigay ng great controversy o dakilang tunggalian. Bakit po? Wala na sa susunod na panahon lahat po ng mga ngaral hindi na po niya matatagpo, hindi na po matatagpuan ng tao. Ng mga tao ang mga great controversy o yung mga libro ni Ellen G. White kapag nandiyan sa mga pamamahay nila yan na po ang mga ngaral sa yan po yung sinasabi doon sa Revelation 18:1 hanggang 3 na sinasabi na the glory of the Lord will light up the whole world. Ibig sabihin mga kapatid, bukod doon sa pangangaral ng Seventh-day Adventist na crusade man yan, one-on-one Bible study man yan, yung mga books na yan, The Great Controversy, marami po ang mako-convert yan. Napakadami mga kapatid. Kaya kami ni Architect Maiton at saka ni Brother Robert Abiles, at saka kayo din, if you have the resources, if you have the time and resources, please give The Great Controversy. Kasi yan na po ang mga ngaral sa end times. Pag hindi nyo na po matagpuan ang The Written Truth, hindi na po nyo matagpuan ang Gospel Commission 144, at least nandoon yung libro na ibinigay ninyo. Yung ibinigay nyo libro, yan po ang mga ngaral sa kanila. Pwede po silang, pwede po silang 11-hour worker. Last minute ay na-convert because of you gave them the book. At pagdating sa langit, thank you, brother, at kung sino man yung nagbigay, o kunyari, Architect Maiton, thank you, Architect Maiton, Kapitan Maiton, because yung book na binigay mo sa akin, ay nandito ako sa langit ngayon, nabasa ko siya, binigyan mo ako ng ganyang book, at salamat ng maraming marami, at tatagpuan kong Panginoon sa pamamagitan ng libro ng Great Controversy. Magbasa kayo, at the same time, give the book, mga kapatid. It will be the, yan po ang prophecy na binabanggit po sa Revelation 18:1. Yan po ang prophecy. It will glorify the earth. It is a book. It is about the books of the SOP, and also because of the Bible, syempre, the greater light. Yes, Kapitan Maitan. Okay, thank you. Okay, now, mga kapatid, ito po sabi po nun. Ito po ay Great Controversy Chapter 38. Sa English po, Last Warning. Sa Tagalog po ay Huling Babala. Tingnan po yung mga kapatid doon. Itong sabi ng Speed of Prophecy. Okay, kung sa Tagalog po ay 474. Hindi ko alam kung sa English po ay parehas. Next time po, tingnan natin kung parehas ang page. Okay, ito po ay 1, 2, 3, 4... Four paragraph. Okay, four paragraph. Okay, 474, fourth paragraph.
fourth paragraph. Doon sabi, last sentence po ng paragraph nito, kung sabi po ng Spirit of Prophecy, bawat isa ay magkakaroon ng sapat na liwanag. So ibig sabihin, mga kapatid, pinapayo sa atin po na hindi lamang si Brother Myton, hindi lamang po si Brother Noel, hindi lamang po si Brother Budo Emmanuel na meron pong enough light na ma-receive. So ano po sabi po ng Spirit of Prophecy and Great Controversy? Bawat isa, ibig sabihin po, meron tayong tungkulin na alamin pong liwanag nito. Alamin ang liwanag, hindi lamang mga kapatid na tayo po narinig natin. Dapat nalaman natin liwanag, nabasa natin mga kapatid. Hindi by feelings, itanda natin ha. Hindi by feelings, hindi yung kutob ko, hindi yung isip ko, kundi ano ang nasusulat. Ha? Marami sa atin mga kapatid ko, ito sabi kasi ni ano eh. No, ano po ang nasusulat? Ano ang payo mga kapatid para sa atin? Okay, ito sabi, bawat isa ay magkakaroon ng sapat na liwanag upang makapagpasya ng may katalinuhan. So ibig sabihin, in order for us to decide na meron po tayong knowledge, kailangan po nabasa natin ito. Kailangan po natin mabasa yung last day events. Kailangan natin mabasa po ang Maranatha. Kailangan natin mabasa ang Biblia. Interconnected po mga bagay na upang tayo po magkaroon ng light. Nakuha po natin mga kapatid. So ibig sabihin for us na tayo po maging prepared in these last days, kailangan po basahin natin, alamin natin kung ano po yung pinapayo sa atin. Hindi dapat nakadepende kay mother, hindi dapat nakadepende kay father, hindi dapat nakadepende kay pastor, kay elder, kay diakono, hindi nakadepende kay kuya, kay ate, hindi nakadepende po sa atin po mga kaibigan, kundi mismo ating nabasa itong mga bagay nito. Dapat meron tayong po knowledge, light, kung ano po ating narapat gawin. Alam po ninyo, Elder Nguyen, hanapin ko uli yun. Binabagi po ng Spirit of Prophecy, marami po magkaroon na matinding trouble sa last days dahil bagamat sila po naligtas, wala pong knowledge regarding dito. Sila po ay matindi po ang pagsubok kanila pong maranasan sapagkat wala silang knowledge. Correct. Tama bagamat sila iligtas po. Tama ka dyan, Kapatid Maito. Tama po yan. Okay now. Sagutin po natin tanong po ni Sir Nancy Abibua Gayoso. Good evening. Dapat po ba ang country living ay lugar na hindi accessible sa mga sakyan? Ito po yung mga kapatid. Ang payo po ni Miss White sa country living, ang kanyang payo po ay meron pong dapat source of water na hindi po tayo nakadepende po sa government. Okay, now, ibig sabihin po, dapat po yung tubig meron tayo, either po yan meron puso or meron pong tubig sa ilog na hindi po nakadepende. Kasi sa no buying and selling, kapag yung tubig po ay nakametro, kapag ka hindi ka nakabayad, puputulin po yun, hindi ka makainom. Dapat po ang iyo pong kuryente, sa country naman po, kahit walang kuryente, mabubuhay tayo. Eh. Except sa water, dapat po may tubig. Okay, accessible po sa sasakyan. Mga kapatid, mas maganda po, ito po ang aming payo. Ano po. Maganda po din naman na access po ng sasakyan. Okay, maganda po yon. Pero ito po yung isang nakita ako matin na payo ko po sa gabing ito para po sa mga ating mga kapatid na naghahanap po ngayon ng country. Tingnan po natin lugar kung sa panumba ng pandemic ay naranasan natin po yung bangis niya o kanya pong pangil. Ano po yung ibig sabihin ng pangil? Yung bang COVID-19 ay hindi ka ba makilos sa inyong lugar? Noong COVID-19 ba, hindi ka makalabas sa iyong bahay para mga pagtanim lamang. Ulitin ko po yung aming experience. Kami po ay pumunta po sa may parang ganyan lugar, ano? Diyan po sa may DRT. Meron doong isang community, actually po yung marami doong resalista. Tinanong po namin ang ating mga kapatid na roon. Pangalan, ba nun, Nestor ba yun? Saan? Pangalan? Sa DRT? Ah, yung tagagawa si Nestor. Manong Nestor? Sa DRT, sa DRT. Hindi magagawa, sa DRT. Yung DRT. Nag-guide natin, may-ari po na maraming bukado. Ah, si Nestor nga po yan, si Nestor. Tama po. Nestor, ano? Yes, tama. Ito po. Si Nestor ay meron po siyang farm na bukado sa mundo.
So tinanong po namin siya, mga kapatid, ito po yung aming nakuha po na idea na talaga palang payon pa noon ng may country. During the time COVID-19, na lumuwag po ng way back 2022, kami po ay naghanap na po kami po ng country. Napunta kami ng DRT, tinanong namin, Kuya Nestor, Manong Nestor, paano kayo nakasurvive during pandemic? Kasi sa amin kasi sa Maynila, hindi kami makalabas. Otherwise, meron kaming ito yung parang Pass, passport, tawag ito, pass, yung pass. pass. So makalabas kami at ang allowed lang is one per family. Tama. Noong panahon ba ng COVID-19, sagaran po, Manong Nestor, kayo po ba ay nakiexperience po ganun? Sabi niya, ay mga anak, dito sa amin po ay nakalabas kami, nangay-bahay kami. Yan nga po. Kami, nga lang, sabi niya, merong bandang baba doon, hindi kami makatawid kasi merong pulis doon. Ano bang point na binabanggit natin? Yung po lugar niya po ay access po ng sasakyan. Pero doon ang kayang bahay, malapit po sa may, parang, may bundok siya, pero yung bahay niya ay nasa isang barangay. Yung barangay na yun po ay hindi po nakaranas ng restriction. They are free. Nakapagtanim sila. Eh sabi namin, paano kayo nakasurvive kung hindi kayo makatawid? Ay, ito po yun. Wala kami pong worry kasi meron kaming pananim dito. Meron kaming bukado. Meron kaming niyog. Meron kaming mais. Meron kaming kamuting kahoy. Meron kaming saging. Meron kaming kamote. Buhay na buhay kami. So, ibig sabihin, nakita namin ni Elden Well, pwede pala. Ang gandahan din din well, sa nila kasi ay ano no, although in-encourage natin dapat po ay magkaroon tayo ng baga po ay transition na po sa pagkain ng pagtigil ng pagkain ng karne. Sila din po ay mayroong mga manok. Ano po, mayroong mga alagang hayop na pwede nilang kanin during the time. So ibig sabihin mga kapatid sa panahon nito, malaking pagkakaiba po kapag meron tayong preparation ng country. Alam po ninyo, nagulat din po kami sa aming pong natuklasan. Marami pong mga Chinese at mga kapatid na sa Maynila bumibili din doon sa DRT. Marami po. O nga po. Na, na, hindi po sila Adventist. Na-encounter na namin yun, mga kapatid, hindi kami makabili-bili kasi naunahan kami lagi. Unahan kami. Alam niyo po, mga kapatid, magkwento lang din ako. Kami ni Architect Maiton, mga kapatid, ni kapatid ni Maiton, naghanap kami for 2 years. Alam niyo, mga kapatid, ilang beses kami pumunta sa DRT, talagang gusto-gusto namin bumili ng lupa. Alam niyo, mga kapatid, hirap na hirap kami sa kakahanap. Alam niyo kung bakit? Ang mahal-mahal po ng lupa. Alam niyo po ba yung hindi ka pa makakabili ng maliit na cut. Ang mabibili mo is 4 hectares, 5 hectares, 8 hectares. Tapos ang usapan doon, puro milyon. Kaya hirap na hirap kami ni kapatid ng Maiton. Kasi gusto namin bumili ng lupa. Napakamahal. Ang pangit pa mga kapatid, yung lupa doon mga kapatid ay walang tubig masyadong source. Isa sa problema, tama sabi ni kapatid ng Maiton, dapat may source ng tubig na maganda. Pero mga kapatid, no, halos mawalan kami ng pag-asa ni kapatid ng Maiton. Pero alam niyo mga kapatid, napakabuti ng Panginoon sapagkat may tumawag sa aming kapatid. Ayaw niya pabanggit yung pangalan niya eh. Hindi ko na babanggitin yung pangalan ng ating kapatid na nag-alok sa atin. Basta third party siya ng Kabyaw. Yun lang po idea na ibibigay ko sa inyo. Abay, inalok kami. Pwede niyo ba tingnan to, kapatid ng Maiton, kapatid na Noel, yung part dito po sa part ng Aurora. Hindi ko na babanggitin yung pinaka-exact place. Basta part ng Aurora. Aba, mga kapatid, nung pinuntahan namin, noong una, nakita namin ay maganda naman yung lugar. Noong pangalawang pupunta namin, mga kapatid, napaiyak ako. Naiyak ako. Alam niyo kung bakit? Mayroon pong tubig na napakaganda. At naligo si kapatid na Maiton kahapon doon. Sabi niya sa akin eh. Naligo siya, at saka si Pastor, at saka si Brother Robert Abiles. So meron po doon liguan na maganda. At di lang po yun, meron pong bukal na yung tubig po ay punong-puno, overflowing. Hindi kami nagbabayad ng nawasa. O di tayo nagbabayad doon sa Maynila. O yan man ay Manila Water. So libre po yung tubig. So doon mga kapatid, na napayak ako sa Panginoon. Sabi ko, salamat. Yung paghihintay namin na 2 years kami hanap ng lugar. Kasi mga kapatid, manilenyo ako eh. Kasi kapatid na
Bayton ay parang Manileño na rin, taga Pasay. So wala kami mga lupa sa probinsya. Pero kayo mga kapatid, kung meron kayong mga lupa sa probinsya, tamnan nyo na. Kung meron bundok sa likod, mas maganda. Ha? Kung meron kayong probinsya na pwedeng tamnan, nagtanim na kayo. Hindi kinakailangan na bumili kayo malapit sa kung saan saan. Kung meron kayong lupa, mga kapatid. So, napakabuti ng Panginoon. Alam nyo, napunta sa amin yung kapatid naman ito. Ang likod po, Sierra Madre. Virgin Forest. So pwede po kami, ano, kung yun po yung lugar na pinipare sa amin ng Panginoon, anytime pwede kami puntahan ng angel para dalhin doon sa kalikod-likuran at pwede na pong tumakas. Kaya mga kapatid, nagpapasalamat kami sa Panginoon so much. At yun, may bahay na po si kapatid na Mayton doon. May bahay na rin po ako. May bahay na si Brother Robert. At kayo din, mga kapatid, we encourage you para po hindi kayo maipit. Sabi po kasi ni Ellen G. White, magiging grabe ang buy and sell. No? Magiging grabe yung kahirap ng buying and selling. So kapag wala pa kayong, saya sabi na doon sa topic, make your own provisions. Ibig sabihin, magtanim kayo para doon sa problem ng buy and sell, hindi kayo mamoblema. Yun po ang ano, yun po talaga ang lundo nun mga kapatid. Para po sa buy and, kapatid naman ito, kung babasahin mo yung sulat ni N.G. White, yung pong country living, bukod sa character reformation, yun po ay to prepare for the buying and selling. No one can buy and sell except if you have the mark of the beast. Ando po sa last events, the first chapter. Ando po sa first chapter ng last events, mababasa niyo po mga kapatid. Okay, thank you, Elden. Well, okay now. Okay, basta po ha, hindi naman lang po sana po ay nasa major road or nasa highway po yung bahay po. Maganda po ay sadyain po na may road. Maganda po yun. Okay Tama now. ka, Kapatid Mayton. Mas maganda pa ka kung pinakaloob-looban eh. Yung mahihirapan talaga silang hanapin ka. Pinaka maganda yan. The best yun. Kung meron ganun. Basta meron tubig. Basta meron tubig. Mataba ang lupa. Tapos meron kabundukan sa likod na pwede kang tawagin ng angel. Yun lang. Pwede na yun. Okay na yun. Tapos ay hindi po crowded. Yes. The same time, malayo po sa mga Sunday keepers. Yan po ang payo po sa atin. Okay, dapat po ay community of believers. Okay, now, next. Okay, next slide. Okay, tingnan po natin. Okay, ito po sabi po ng ano. Parang, Brother Robert, tingnan mo. Alam ko na si Brother Robert ngayon. Diba parang... Hello, Bro Robert. Nako, pasensya na. Di ako nakasama sa country living natin. Next time, sama po ako. Okay, dito mga kapatid, no? Angels are now restraining the winds of strife. So, ibig sabihin po, bagamat tapos na po ang little time of peace, ang hell po ay mitigil pa rin ng hangin. Angels are now restraining the winds of strife. Until, hanggang kailan, the world shall be warned of its coming doom. Kaya pong Panginoon po ay naghahanap po o kanya pang tinatawag ang kanya pong mga tapat na lingkod. Nagising na, bangon na, at ibigay ang babala. Dahil ang anihin po ay ay hinug na at nangailangan po ng tagaani. Kailangan po ibigay minsahin. God is calling us, each one of us tonight, mga kapatid, na tayo po ibigay ng babala in this world that the coming of the judgment is at hand. And Jesus is already at hand, at the door, nga sabi nila. Sabi nila, no? Ang tagal-tagal na, at the door pa rin. Pero matig ko, nakita natin yan. Jesus is really at the door. Dahil pagkatapos po na ang restraining angel po ay kanyang bitawan ang winds of strife. Ano pong sabi? But a storm is gathering. Ibig sabihin po, habang punta doon sa may... great time trouble, the storm is gathering, ready to burst upon the earth. And when God shall be these angels, loose the winds. Kapag ating Panginoon po ay sabihin niya, okay, loose the winds sa kanyang anghel, ito na po yung great time trouble. There will be such a scene of strife as no pen can picture. Yes, kapatid ba ito, no? As a karagdagan, kung gusto yes, niyo malaman, yung, gusto niyo malaman yung ano niya, yung exact na yung ano yung biblical ano biblical aspect niyan o biblical verse, makikita niyo po yan sa Revelation 7:1. At sabi dito mga kapatid, pagdating ko na rin tapos sinabi ko na, sabi dito, at pagkatapos 7:1, no, at pagkatapos ito, nakita ko ang apat anghel nakatayo sa apat na sulok ng lupa
na pinipigil ang apat na hangin ng lupa upang huwag gumihi pang hangin sa lupa o dagat man o anumang punong kahoy. So, ibig sabihin, mga kapatid, destruction po ito sa lupa na binabanggit nga dyan, no? It will burst upon earth, sinasabi po ng Maranata. So, Maranata naman ang gamit natin. Talaga maganda, basahin Maranata. Basahin po natin yan. So, sabi dito, mga kapatid, no, pinipigil pa daw ng angel. Bakit po? Bakit daw pinipigil? Yan ang tanong kapatid naman ito. Why? Nandun po yung sagot sa 7-2. 7-2. At nakita ko ibang anghel umakyat sa sikatan ng araw na taglay ang tatak ng Diyos. Ano po yung tatak ng Diyos? Ano ang tatak, Ezekiel 2020 at saka 2012. Ang tatak ng Diyos is Saturday o Sabat na buhay. At siya sumisigaw ng tingin, malakas na at siya ay sumigaw ng tinig ng malakas sa apat anghel na pinagkalubang magpahamak sa lupa at dagat sa tree. Ito po, nagsasabi, huwag mong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang punong kahoy, hanggang sa aming matatakan ang kanilang mga noo, ang mga alipin ng ating ang Diyos. So, ibig sabihin mga kapatid, sealing time. Tama po sabi nyo sa mga nata, oh, kapag ka daw yung four winds, yung angel na nag-restrain, ay hindi na pinipigil yung four winds o yung tinatawag nating north, south, east, west o yung destructions upon the earth, ang after that is tapos na po ang sealing. After that, ha? Tapos na po ang sealing. At pag tapos na po yung sealing na binabanggit ng Revelation 7:3, ibig sabihin, darating na po yung tinatawag nating seven last plagues. Ito po yung biblical aspect, mga kapatid. Matatagpuan po sa Revelation 7, 1 to 3. Yes, kapatid naman ito. Okay, now, let us continue. Okay, next slide. Okay, naghang ulit. Okay, wait lang po ha, close natin. Madalas maghang ang laptop mo yan. Laptop ba yan or at mabigat? Laptop. Okay, laptop. Ganyan po kapag mahalaga po message, naghang lagi. Ganun. Oo. Ayaw ni Satan. Ayaw ni Satan eh. Ganyan nangyayari kapag malaga message. Alam niyo mga kapatid, si Satan, hindi na mapakali ngayon yun kasi malapit na eh. Malapit yeah. na siya mapakali eh. Pero ang pinakaisa sa inaabangan natin yung kokopyahin niya si Jesus Christ. Mm-hmm. Nagpapanggap siya na Kristo. Inaabangan din natin yan kasi sinabi din ni ano yan eh. Sinabi din po ni Ellen G. White yan. Isa sa mga event na mangyayari. Magpapanggap siya na anghel ng kaliwanagan. Sabi nga ng Biblia mga kapatid. Angel okay, of yan ang banggit Elder Wall kanina. Hindi ko nabasahin at tuloy pa tayo sa next slide. Okay, nabanggit na po kanina yan. Okay, next slide. Okay. Okay. So, ganito mga kapatid, a moment of respite has been graciously given us of God. Every power lent us of heaven is to be used in doing the work assigned us by the Lord for those who are perishing in ignorance. So, tayo po binigyan ng task ng Panginoon. In a sight ng Panginoon, nabigay po ang babala, bigay po ang message para po ay maligtas ang dapat maligtas. Yung pong tatanggap ng ligtasan po ay maligtas. Kaya po malaking tungkulin natin these last days. Kaya binibigyan natin, you can screenshot mga kapatid nyo para po inyo makuha ito. Ano ba yung panahon ng little time trouble? Sa little time trouble, matitanda po natin, nandiyan po yung mga presence na ito. Okay, nandiyan po ha. Okay, inyo po makita. Okay? Na kung saan po, yun po ay mismo po ang mangyayari during the time. Na yan po ay dapat po ay nating malaman para po tayo po hindi po ma-shock at hindi po tayo magkaroon po ng pagwindang mga pati sa ating po paghanda these last days. Malaga po yan. Malaman po natin. Okay, now, let us continue. Okay, ito po yung mga patid na kung saan po pinag-arantin last time. Kailan po ang pagtakas? Of course, kapag ka na-enforce na po yung Papa Sabat, yung Sunday rest. Okay? Sabi ito, no? As the seed of Jerusalem by the Roman armies was a signal for flight to the Judean Christians. So the assumption of power on the part of our nation, America, in the decree of enforcing the Papal Sabbath will be a warning to us. It will then be the time to leave the large cities. Kapag na-enforce pong Sabbath rest, okay, kaya po Papal Sabbath, no? Sabbath rest, which is Sunday, iyan po ay preparatory po natin na dapat natin alisin po ang malaking syudad. At yun din paghanda po na likasin po natin yung
yung ating mga tahanan, yung mga lugar po natin na mga country, papunta naman po sa may secluded places, yung mismo lugar po na itatago tayo ng Panginoon. Okay? Now, kaya pong payo ni Ms. White, again and again, paulit-ulit po tayong pinapayuhan na tayo po ay kailangan po na bumili, okay, o magkaroon po ng country upang tayo po ay magkaroon ng, kung maganda nga pati, no? Kung tayo po ay hirap po magkaroon ng spiritual revival formation, napaka-the best po ang country. Alam po ninyo mga kapatid, bakit nabanggit ko po yun? Ito'y saksi ng ating mga kapatid na tayo po'y naroon sa lugar na kung saan po ay gabi po, kami po, Elder Noel, no, na-experience namin last December, hindi ko na rin po banggitin ang kanyang pangalan dahil ayaw po niya banggitin. Nagkaroon po kami ng stay doon mga kapatid sa country. Alam po yung ginawa po namin kasi nga po ay nag-stay kami doon. Morning kami po nag-devotional. Ang aming devotional po ay 2 hours. At na kami po mayroong time kami nag-uusap mga kapatid na tungkol sa mga bagay na ano mangyayari in these last days. Pag dating naman po ng pag takip silim, kami naman po nag-uusap po regarding sa aming ating lesson. At habang nag-discuss lesson, nag-aralan din po namin ano po yung mga mangyayari sa huling kapanahonan na hindi natin nagawa sa city. Kaya iba talaga, sabi po namin, namin no, mismo din ang aming bahay. Nung kami po ay nag-uwi na po ng bahay at yun sa aking kapatid na doon kami nag-stay po ng New Year, inahanap po namin yung experience sa country. Inahanap namin po yung experience sa kung saan po ay parang feel namin ang presence sa Panginoon. Paglabas ka ng bahay, makita po yung nature, ang ganda po ng lugar. Naisip mo, wow, sana ayaw ko nang bumalik sa city. Na-feel mo na ikaw po ay masaya, then na-feel mo po yung baga po yung kabanalan sa lugar. Dahil doon po ay walang signal. Maghanap ka ng signal, mayroon pong signal na smart, mayroon pala doon, pero hindi ganun kalakas. Pero kami po ay dahil Globe at Tagumo, wala pong signal. Hindi po nadidisturb. Ibang-ibang mga feeling natin po kapag tayo po ay nakaranas ng country. Nga lang, nakita po namin doon, na-experience namin, mga patito, sinabi ko po sa kanila. Dating-dating panahon ng pagkain po ay magkulang. Dapat po ay tayo po ay magtiis at makaranas ng pagtitiis. Kung ano lang meron sa pagnakainan, yun ang ating kakainin. Huwag na tayo maghanap ng anumang pagkain. Dahil yan po yung minabanggit po ng spirit of prophecy, meron pong talagang sa no buying and selling, meron ang panahon po magkaroon tayo ng fasting dahil po sa kulang ng pagkain. Pero yung mga... At saka pati ba ito doon sa lugar na pinuntahan natin, nakakakuha kami ng kapatid na ito ng ano ng pagkain sa ano sa parang bukid. Yung tinatawag natin ang kapatid na ito yung pako. Nakakakain kami ng kapatid na ito doon. Tapos meron po mga nyug na bumabaksak doon sa mga puno. Tapos ano namin, ginagata po namin mga kapatid yung pako. So libre. Wala kaming bayad. Kinukuha lang po namin. Hina-harvest lang po namin sa labasan. Kaya maganda yung lugar mga kapatid. Yes, kapatid na ito. Yun nga po, no? Thank you, Elder Mel. Tapos yung mga patid, no? Na nasa yung lingkod, mga patid, na makita natin yung karakter na tayo po ay nagkaroon ng natawag natin na closeness sa ating family. Like kapag sa city, masyado tayong busy, minsan po ay karap natin TV, karap natin Facebook, karap natin YouTube. Pero sa lugar mga atin ng country, subukan po ninyo minsan. Kung kayo po may country, call your friend. Magkaroon kayo ng, kung wala pa kayong tahanan, subukan nyo po, ngayong vacation, mag-tent po kayo. Just to feel the presence of Panginoon sa country. At matry din mga pati dahil hindi po pwedeng, baga po ay mabigla tayo, pumunta doon, wala tayong experience, mahirap pong adjustment. Okay? Kaya po, yun pong payo mga atin, dyan sa screen, tinyo po yung screenshot, yun po yung payo, ano pong klase ng country ang dapat natin pong bilhin. Nandiyan po sa screen. Adventist homepage 141 paragraph 4. Okay, next slide. Alam po natin, darating pa naman po ang pag-alis sa city po ay hindi na po pwede.
dahil marami po ang bababa. Mula sa country, babalik ang city sapagkat hindi nila kakayanin. Kapag tayo po ay nasanay po sa mga pagkain, pang-western na pagkain sa syudad, narapat po mga magulang sanay po natin ng ating mga anak na kumain po ng mga pagkain na hindi po nila makikita po sa western culture, kundi yung pagkain makikita po sa lugar ng country. Dahil kapag po nangyari yun na hindi natin handa sila, sisihin po nila tayo. Sila po ang magdadala ng trouble sa atin. At kapag hindi po na ready ang spiritual na buhay natin, tayo po ay pupunta ng country dahil sa takot. Baka pong panahon mga kapatid, ayaan po ninyong basahin ko mga kapatid, ito po ay dito po sa may Great Controversy. Okay, page sa Tagalog po ito mga kapatid, no? 476. Ito po sabi ng Great Controversy. At nais ko po i-share sa inyo sa gabing ito. Okay, ulitin ko po, ito po yung last paragraph po ng page 476 ng Great Controversy po ng Tagalog. Ang tapat na pagsunod sa salita ng Diyos ay ipalalagay na pagre-rebelde. So, ibig sabihin po, tayong sumusunod na tapat sa Diyos, tayo po ay tatawagin nilang mga rebelde. Tayo po ay mga, naalala ko tuloy, binanggit kanina doon sa ating usapan sa GC, na kung saan po ay kapag ikaw ay nandun sa country living, ikaw ay rebelde. Okay, dahil binulag ni Satanas, okay, do dahil po binulag ni Satanas, ito po ay walang mga silyado. Ang magulang ay gagamit ng kalupitan at kabagsikan sa sumasampalatayang anak. Pagmamalupitan ng mga amo ang alilang tumutupad sa utos ng Diyos. Kaya malaga mga kapatid na kung kayo po ay nangamuhan bago dumating po ang Sunday rest. Eh dapat nakapagkaroon tayo ng countryside na po at tayo po ay nakauwi na sa ating pong pamilya. Ulitin ko po. Ang magulang ay gagamit ng kalupitan at kabagsikan sa sumasampalatayang anak. The same manner sa anak sa magulang. Yung anak po ay sumasampalataya o kaya po magulang ay sumasampalataya, yung anak po ay papahirap sa magulang. Dahil sila po ay hindi konvertido po sa ating Panginoon. Pagmamalupitan ng mga amo ang alilang tumutupad sa utos ng Diyos. Ang pagmamahal ay lalamig. Ang mga anak ay hindi pamamahanan at palayasin pa nga sa bahay. So ibig sabihin, kung pwedeng anak ay palayasin ang magulang dahil ayaw sumunod, kung ano po experience natin sa COVID-19, ay pwedeng po mas matindi pa ang babalik o maranasan natin sa panahon na ito na binabanggit po dito po sa Dakilang Tunggalian sa huling babala. Ang pagmamahal ay lalamig, ang mga anak ay hindi pamamanahan at palalayasin pa nga sa bahay. At sinabi ni Pablo ay literal na matutupad. Ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Yan po ay nakasulat sa aklat ng una, ang ikalawang Timoteo, kapitulo 3, ang talata po ay 12. Kaya po napakalaga mga kapatid sa gabing ito sa ating paghanda na tayo po ay magkaroon po ng preparation these last days. Okay, now let us continue. Kaya nakita po. Nagpakita po ng Panginoon kay Miss Wife na marami po sa mga professed people ng Panginoon na hindi po naghahanda for eternity. And in his care and love, he was about to send a message of warning to arouse them from their stupor and prepare them for the coming of the Lord. Marami po sa atin hindi po handa. Kaya po ako po niniwala, Elden Will, no? Tayo po itatawag ng Panginoon na tayo po ay pupuntahin sa iba't ibang lugar. Hindi lamang po kami mag-host ng The Written Truth Ministry and Gospel Commission 24, kundi kayo po ngayon sa gabing ito.
sa lahat po ng nanonood, naniniwala po na tayo sa namumuhay sa huling kapanahon na ito. Naibigay po natin ang mensahe sa bawat pamilya, kaibigan, na pwede natin pabutan ng pabalitang ito. Na sila po yung manda din sa pagdating ng ating Panginoon. The warning was not to be entrusted to learned doctors or divinity or popular ministers of the gospel. Dahil po kapag ito po, sila po ay maging faithful watchmen na magbabantay. Kasi watchmen po ay nagbabantay. Hindi po lang ay nakikinig, kundi nagbabantay din po. Diligently, nag-aral po ng mataimti ng Biblia at ng Spirit of Prophecy. Nanalangin ng mataimtim, okay, diligently and prayerfully searching the scriptures. Nagsasalistik po ng kasulatan o ng Biblia. Alam po nila ang panahon na ito. Lalo tigit mga kapatid, yung panahon ng gabi. At ang propesya ni Daniel at ni Juan ay pinayag sa nila the great events about to take place. Ipapayag sa atin kung ano po mangyari sa mga darating na panahon. Kaya po mga kapatid, no, tinataas natin Panginoon. Pinupuri natin Panginoon. Nakikita natin ngayon ang kalagahan na ito kasi po tayo po'y nagbabantay. Hindi po manawaan ng ibang tao, isipin nila Edenuel. Tayo po'y mga parang mga baliw. Tayo po ay parang mga nasapian dahil hindi nila nakikita yung kalagahan ng panahon na ito. But for us, na tayo po'y parang katulad ni Noe naghahanda ngayon, bangat sinasabihan tayo ng mga bagay na yan na masasakit na salita, tayo pa rin po ay nagpapatuloy at nagagalak dahil nakita natin yung connection ng bawat dots na ito na tayo po ay nasa huling kapanahonan nito mga kapatid. Kung tayo po ay tapat na sumusunod sa liwanag, ang ibang liwanag mga kapatid na ipaliwanag ba sa ating Panginoon, ibibigay sa atin ng Panginoon kung ano pa ang mangyayari sa darating ng mga pagkakataon o mga araw na darating upang hindi tayo mapahamak. Yan po ang pangako ng Panginoon sa atin, mga kapatid. If they had faithfully followed the light already given, kung ano pong binigay sa atin liwanag, sinusundan natin, ginagampanan natin, sinasampalatayanan natin, hindi tayo aalis dito sa liwanag nito, kundi patuloy tayong hawakan dahil tayo po'y namubuhay sa liwanag na yun. At ibang liwanag pa na ililiwanag sa atin, ililiwanag ng Panginoon upang i-guide tayo doon pa sa ibang truth na ating makita pa sa hinaharap. Ngayon mga kapatid, sabi ng Panginoon, yet the voice of God speaks clearly, go forward! Sister Marianne, go forward! Mga kapatid, sa gabi ito sa atin, nakaranas mga usig at ngayon po na masakit na salita, go forward! Ano sabi ng Panginoon? Yet the voice of God speaks clearly sa bawat gabi na atin pong inaaral. Okay, lakihan po natin slide del Denuel, no? Ang sabi ng ating Panginoon, go forward! Tuloy po tayo! Just give the message! Give the warning! Go forward! We should obey this command. Narapat natin sundin ang utos sa iyo na ito. Even though our eyes cannot penetrate the darkness, hindi natin kaya po penetrate yung darkness dahil ayaw nila tanggapin. Minsan po naranasan natin yung cold waves about our feet dahil po ay tayo po'y sinasabihin na masama. Tayo po'y hindi tinatanggap at parang tituring tayo mga baliw dahil sa atin pong nakita mga bagay na ito na darating. Go forward! Just go forward! Dahil ang Panginoon na malapit na dumating. Itong sabi, unbelief whispers, let us wait till the obstructions are removed and we can see our way clearly. Hayaan natin yung mga ayaw maniwala. Hintayin natin yung obstruction nitong anghel na ito po, the four angels na nag-hold ng four winds and we can see our way clearly na ito pong sinasabi natin, this is it, na sila pong magsabi, ito ang sinasabi namin noon. Ito narinig namin na hindi namin pinakinggan. Ito na nangyayari ngayon and they will look for you and me in these last days. Nasaan na si Brother Maito, nasaan na si Sister Jenny, nasaan na si Celisa, nasaan na si Marianne, si Mary Jean Carredo, si Sir Felisa, sa ating mga kapatid, si Maryad Acor. Nasaan na sila? Gusto ko marinig ang lang tinig. Nasaan sila? They cannot find us.
Nasabi nila, ay na, dapat noon pinakinggan ko sila. Hindi ko na sila mahanap. Lord, please, help us to find them to give us this light. Wala na po mga kapatid. Kaya sa gabing ito mga mimahal, narapat po na ating bigay mga bagay nito habang meron pang panahon. Okay? At dito Aldenuel, no? Sabi po ni Sister Flora Mariano, pwede din po ba, Brother Myton, pahingin ang slides mo? Gusto ko rin mga pag-share. Salamat. Okay. Amen. Amen. I-chat po ninyo ako mga kapatid, no? Inyo pong messenger. I will give you right away after this live broadcast yung link para po inyo pong may share mga kapatid. Okay? Mga kapatid, no? Ingat lang po tayo, no? I-share po ninyo ang inyo pong messenger kasi po baka po ay pumasok nyo hindi legit at murahin po yung ating mga slides doon. Sayang po. Baka po mayroon mga kunwari at papasok po at buburahin doon ang ating mga slides. Okay? So, just chat us. Okay, ang akin po messenger po ay Myton Darlene Baladyang. Okay, inyo po akong i-chat personally. Okay, para po i-send po natin link sa inyo po mga kapatid. Yes, okay, maraming salamat po. At pwede rin ako mga kapatid i-chat me also. Pwede rin ako chat mga kapatid. Yes, i-chat po niyo si Edwin. Para po kami po magtulungan mga kapatid. May mga copies po ako ng ano. May mga copies po ako ng mga ating pag-aaral. Yes po. Okay, dito Aldenuel, bago bigay sa iyo po, no, may mga messages dito, no? Okay lang. I will give you the... Walang ganda yan. Okay. Bago tayo mag-send ng message, no? Sige po. Doon po doon sa mga discourage, huwag po kayo ma-discourage. Learn from the parable of the sower. Yung parable po ng sower, mga kapatid, ay ibig sabihin sowing you seeds of the word of God. So, nagsisid po, power parable of the sower, ibig sabihin, nangangaral tayo sa lahat. Kaya huwag kayo magtataka kasi hindi naman lahat talaga tatanggap. Meron mahuhulog doon sa tabi ng daan, meron matutulog sa batuhan, meron mahuhulog sa dawagan, pero huwag niyo kakalimutan, meron po mahuhulog doon sa magandang lupa o matambabuting lupa. So ibig sabihin mga kapatid, doon sa apat na klase na nahulugan ng seeds o word of God, ay meron po doon tatanggap. Kaya huwag kayo ma-discourage mga kapatid. Kung hindi na tanggapin, wala po tayong magagawa. Ang importante, sabi ng parable of the sower, we sow seeds. Ibig sabihin, ano, maghasik tayo ng binhi doon sa, yung ano po kasi, yung field po kasi mga kapatid is the people. That is the people, according to the parable of the sower. So marami po mapupunta sa dawagan, meron din mapupunta doon sa batuhan, may mapupunta rin po doon sa tabi ng daan. Pero mga kapatid, meron po mapupunta doon sa mabuting lupa. According to the parable, no, Matthew 13:1 to Matthew 13:9. So meron po matabang lupa, mabuting lupa na huwag niyo kakalimutan. So ibig sabihin, binigay sa atin itong parable of the sower, hindi po kasi lahat talaga tatanggap. Huwag niyo po kakalimutan 'yun. Yung parable of the sower, sinabi sa atin, binanggit ng Jesus, this is a parable Jesus Christ gave to us to remind us na hindi po lahat tatanggap. Pero at least they would know the message. And they would know that merong alok po ng kaligtasan ang ating Panginoon. So wala naman tayong magagawa. Talagang ganun eh. Kapag napunta po sa mabuting lupa at tutubo po doon yung Word of God at bahala na po ang Panginoon mag-harvest sa kanila. Pero ito mga kapatid, no? The parable itself says that not all people will accept Christ as their personal Savior. But there will be many who will accept Jesus Christ. And learn from the parable of the sower, mga kapatid. Yes, Brother Myton, pwede na po tayo bati. Okay. Ngayon, mga kapatid, no, sa gabing ito, no, pabasahin natin po yung ibaan po. No? Mayroon palang tanong dito. Ano po, no? Dapat po ba tayong sumunod sa alintutunin ng mundo regarding sa mandato ng bakuna na alam na natin ngayon na didulot lalo ng karamdaman? Nabigay rin po sa atin ng Council about Building Sanitarium of Natural and Holistic Approaches at di nakatepende sa Big Pharma at Big Hospital Concentration Camps. Kung kayo po iniwala mga kapatid, no, personally po ako po, si Denwell po ay vaccinated, ako din po hindi vaccinated. But we know already, ano po yung effect after COVID-19. Nakita po natin sa mga news na basa natin, sa mga research natin.
kung nabasa natin mga kapatid yung mga results, dapat pa ba na tayo po ay magdepende doon? Or tayo po mga kapatid ay magtiwala sa Panginoon? Nagamitin natin po ang kanya pong payo, si Ms. White, nitong kitawag na health loss na nakatulong po sa atin. So, sa akin pong personal po na paniniwala ay dapat po sundin natin ang payo ng Panginoon. Sa magitan po na kanya pong binigay na wisdom kay Ms. White, na gamitin natin po yung alternative po na health loss na binigay sa atin Panginoon. Water, new start mga kapatid, no? Laking tulong po sa amin din well po yung water. At saka po naman naman ito, huwag niyo kakalimutan mga kapatid, kahit anong pestilence yan, yung katawan po natin ay basta't optimum, ibig sabihin optimum, sumunod tayo doon sa health laws, yung Levitico 11, na yung tamang pagkain at saka hindi tayo abusado sa katawan natin, yung hindi tayo umiinom, wala tayong bisyo, basta optimum yung katawan natin mga kapatid at sinunod natin yung health laws, yun, makakasurvive po tayo sa COVID mga kapatid. And kahit anong pandemya yan, you can survive. As an example, ako mga kapatid naman ito, nagkaroon po ako ng COVID. Wala pa po ako vaccine. Ako po nagkaroon ng COVID-19. So, for around 12 days na meron akong sakit, at pagkaraan ng after that is, gumaling naman ako mga kapatid. At hindi ako grabe. Hindi po grabe nangyari sa akin. COVID-19 yun. Pero mga kapatid, no? Yung aking tatay ay namatay po sa COVID-19. Bakit po? Because he is drinking. Umiinom po siya ng alak at he is not a Seventh-day Adventist. So for 13 years, mga kapatid, I practice good healthy living. Exercise, right diet, at the same time, syempre prayer and faith in God. Makakasurvive ka naman sa COVID-19. Ngayon, ang tanong, bakit ako nagpa-vaccine? Eh, nakasurvive ka naman pala sa COVID-19, Brandon Wood. Eh, wala kang vaccine. Ba't ka nagpa-vaccine? Na ano ako, mga kapatid, na pressure ako sa aking mga, kasi meron po ako sing kapatid na doktor at saka hipag na doktor. So, na-pressure ako, mga kapatid. Na-pressure ako. Pero kung di dahil doon, baka hindi ako nagpa-vaccine. Because of family pressure. Pero kung ako lang po ay talagang will stand, pwede naman. Yun nga na, mag-aaway-aaway kami. Mahirap. No? Mahirap. Mag-aaway-aaway kami. Kasi ang tingin nila sa akin, pag wala akong vaccine, parang ako yung mayroong virus. Eh, sa isip ko lang, nakasurvive nga ako, ba't pa ako magpapavaccine? Eh, wala akong magagawa mga kapatid. Pressure. Ang tawag natin yung peer pressure. May mga peer pressure kasi mga kapatid. So, nagpavaccine ako. Parang sumunod na ako sa flow para wala lang away. Pero tama mga kapatid, no? You don't have to be vaccinated. As a payo, basta yung new start, no? Nutrition, air, water, sunlight, no? Exercise, temperance. So yan, temperance, rest, good night, and trust in God, yes. Yun yung new start mga kapatid. So yun yung mga biblical aspect naman ng good health mga kapatid. So kaya naman natin survive na mga kapatid. Basta tanong, any pandemic. At saka okay matakot. Kasi sabi nga ni, ano, di ba? Sabi ni Jesus Christ, I will be with you at the ends of the earth, at the end of time. Yun sabi ng Panginoon sa Matthew 28, 19 and 20. Okay matakot kasi kasama natin siya. Kapag takot ka, baka hindi ka handa. So kung handa ka naman for the preparation, in this preparation of His coming, you don't have to be afraid. He will be there. Sigurado yan. Always and forever. Yes, kapatid naman ito. Kaya lastly, mga atin, sa gabi nito, if you wanted to have no vaccination, you need to prepare now the countryside. Amen. Kasi doon, pwede ka talaga mag-isolate. kasi pagdating po ng panahon ng little time of peace, pagbalik to po ng senaryo, hindi ka po makalabas ng city unless you have that medicine na kanina pong nais ibigay. Okay, so, kung nais, ulitin ko matid, no? If you wanted to have no medicine from the big pharma, kasi po, mag-take effect po yan, ulitin po natin, by June next year. Okay?
So you need to have now a country side. Otherwise, if you stay in the city from that period, you will really have that kind of medicine na nais mo nilang ibigay sa iyo. At saka kapatid Maiton, meron na ako i-share, no? Pinakalas. At least marami po nanonood sa atin, no? Nakikita ko dito na sa mga 50, ano, 670 plus tayo. 50 plus pa tayo. Yes, yes. Alam mo mga kapatid, no? Pinakalas na may i-share ko sa inyo. Ito yung nakita ko eh. Light na nakita ko. Tatlo lang po pala pwede puntahan natin mga Seventh-day Adventists. Tatlong senaryo. Kaya nga pag hindi ka prepared, itong mahirap eh. That is the problem when you are not prepared. Kaya nga maganda may council tayo, SOP o Spirit of Prophecy. Sabi sa Selected Messages, Volume 3, page 397, 1889. Sabi nito, ha? Selected Messages, Volume 3, isulat po nyo, ha? Selected Messages, Volume 3, 397, 1889. Many will be imprisoned. Many will flee for their lives from the cities and towns. Many will be martyrs for the Christ's sake in standing in defense of truth. So marami daw magiging martyr. Hindi ako nananakot, ha? This is coming from SOP, Spirit of Prophecy. Kung gusto nyo malaman ng eksakto, sa Last Day Events, page 163. Last Day Events, page 163. Many will be imprisoned. So marami daw makukulong. Many will flee for their lives from the cities and towns. Ito po yung mga tumatakas. And many will be martyrs in Christ's sake in standing in defense of the truth. So mga kapatid, no, tatlo po yung sinaryo na pupuntahan. At hindi po ako nanakot. This coming from SOP. Pero mga kapatid, if you want, no, na mag if you are prepared, you can flee for your lives in the cities and towns. Pwede ka pumunta sa country living mga kapatid at mag-prepare na doon sa second coming. Pero ako mga kapatid, na architect and I, our lives are prepared. Kung ano yung ibibigay sa amin ng Panginoon, okay lang po. If we will be in prison, it's alright. We trust God. If we will be martyrs for Christ, it is alright also. We trust in God. And pero syempre mga kapatid, if God will permit, we can flee the cities. Kasi ito naman is we just have to prepare. If you are not unprepared, makukulong ka pag you are not prepared. Hindi kami nananakot. Yung po sinabi ni Ellen G. White, it is the words of Ellen G. White. Kapag hindi ka prepared mga kapatid, dahil maipit ka sa cities, syempre ayaw mong isurrender yung ano mo, yung faith mo. At imprison ka. Kundi naman, you will die for Christ. Pero mga kapatid, whatever the scenario, don't be afraid because Jesus will be there. He will be there. He will guide us. Okay, at bilis yung mga kapatid, no? Okay, at lumalaan ng gabi. Okay, last question po sagutin namin sa gabing ito. Okay, basahin natin muna ito. Marata 90, paragraph 6. Sabi ni Sister Jenny Combate. Sister Jenny, if your whole interest is in the truth and the preparatory work for this time, you will be sanctified through the truth and receive a fitness for immortality. Praise God. The total work of preparation must go on with all who profess the truth until we stand before the throne of God without fault, without a spot or a wrinkle or any such thing. God will cleanse you if you will submit to the purifying process. Tama po yun. So tayo naghahanda ngayon, spiritually, character building tayo ngayon. Yes, we will be sanctified to the truth. Okay, last question mga kapatid sa gabing ito. Good evening po, Ark Maiton and Elder Noel. Ask ko lang po, sabi na isang nating kapatid na ngaral din po siya, sabi niya, pagdating ng time of trouble, ay di papayagan ng Diyos na mamatay ang kanyang anak or di payagan si Satan na magtagumpay, kaya wala mamatay ng Diyos. Yan po sa panahon ng Great Time Trouble. Yung binabasa ni Elder Noel, yun po ay sa panahon po ng Little Time of Trouble. Trouble, yes. Little Time of Trouble. Kaya nga, yung kapatid, binanggit ko yun sa ano eh, page 173. Under po yun ng chapter, para to be clear ha, under po yun ng chapter ng chapter 10. Basahin niyo po, kaya binanggit ko yung page, nandun po siya sa The Little Time of Trouble. Kaya mga yeah. Kapatid, basahin niyo lang yung, ano, yung last day events, dami ka na matutunan dyan eh. Bukod dito sa ating pinag-aaralan mga kapatid. The Little Time of Trouble. Page chapter 10, The Little Time of Trouble, nandun po siya, under po siya The Little Time of Trouble. Yun, tama po, hindi po yung, kasi yung ano, yung Great Time of Trouble, may ceiling na po yun, sealed ka na eh.
Ba't ka pa mamamatay? You're already sealed. Diba? Sabi niya, do not harm. Sabi nung Revelation 7:1, sabi, you do not harm the earth. Do not harm. Huwag daw bigyan ng harm itong earth before the seal, isisil muna ng angels, no? Yung tao o yung seal of God. So makita mo, mga kapatid, no? Great time. Yung sinasabi, yung context nun, yung sinasabi nung kanina, tama ka ba naman ito? Buti nakita natin. Sa great time of trouble, wala na po mamamatay kasi sealing, na-sealed ka na eh. You cannot die because you're already sealed. Pero doon sa little time of trouble, tatlo po ang pwede nating senaryo. You will be in prison or you will die martyr. But meron pong purpose yun, ha? You will die a martyr para po mas marami po ang pumasok sa kanya. Meron pong purpose yun. Baka akala nyo mamamatay, ganun-ganun lang. Hindi po. Pero mga kapatid, many will flee from towns and cities. Kaya nga, kung hindi ka prepared, kaya nga sinasabi namin ng Kitik Baiton, eh, kung hindi ka nakapag-prepare ng country living, maipit ka, pwede ka ma-imprison. No, pwede ka ma-imprison. Hindi possible talaga, ganun ang mangyayari. Kasi hindi mo may susuko, architect, yung ano mo eh, yung pananampalataya mo eh. Pero kapag prepared ka sa country living, meron ka pwede puntahan at doon ka na maghantay sa second coming of Jesus Christ. At saka yung seven last plagues, ay habang nagpupur po yung great time of trouble o yung seven last plagues, andun ka sa country living, ay hindi na, kukunin ka na pala ng angel. Dadaling ka na dun sa tinatawag natin na most desolate place. Kukunin ka na ng angel, mga kapatid. So yung mga tinanim mo doon, wala nang silbi yun. Bakit? Because in the great time of trouble, sabi ni Sulat ni N.G. White, water and bread would be secured. So, meron pong water at saka bread. Like Elijah, who was given by God food and water, and also Israel, when 40 years of staying in the wilderness, they were given manna. So, wag po kayong ano, mga kapatid. Na? Yan po yung mga sequence of events. Binigyan na po sa atin, mga kapatid. It was given to us. The sequence of events. But the definite time, di po tayo magbabanggit niyan because that is already time setting, mga kapatid. Okay, at maraming salamat, kapatid ko. Last. Okay, sabi ito, ang mas worst kapag hindi prepared ay makompromise ang faith at tanggap ng market abyssal. Ayun po kay Elder Rome Corrales. At sabi na po ni Badoy, Ham Dillion, di po naglaban-laban turo ng paating Painon. Makita po natin sa context. Yes po kasi po yung great and trouble, walang mamatay kasi nga po, tayo po preserve na po as first fruit sa pagdating ng Painon. First fruit na po tayo. Sealing na po yun eh. Sealed na po yun, mga patid. Okay, at yun po, at maraming salamat. Before we end this program, tayo po manalangin at bigyan natin ng panahon si Elder Noel. And we will go back tomorrow night sa isa pong topic natin. Supposedly ngayon po ay bukas po natin pag-aralan. Dahil po ay, dahil po sa nangyari sa GC ay kailangan po natin bigyan po ng time para po ay makita natin yung thoughts in these last days. Okay, yes, Noel, for last prayer. Yes, Kapitan Maiton, I'll be present tomorrow. Okay, sige po. I'll be present tomorrow night. At masaya na mga patid, medyo absent ako man nakaraan because of many commitments. Pero syempre, we are committed to Jesus Christ and to our broadcast. Let us pray. Okay, dear Heavenly Father, creator heaven and earth, we acknowledge you as the creator and we acknowledge you as our only redeemer. Lord, thank you for keeping us safe. Thank you for the breath of life that still upon us. And thank you, dear Lord, for the opportunity that you gave to us to spread the word. And thank you for our friends and our fellow watchmen who is watching and listening in this program of yours, dear Lord. Thank you for the light that you've given to Architect Maiton and to me. And thank you for the knowledge and all of the things that we can see and we see that you continue to give and bestow upon us. Thank you very much, dear Lord. And Lord, please lend us again your strength and in these coming months, coming days, or coming years, we know that persecution would come and we know that Facebook and YouTube would be harder to give broadcast because of restrictions. So, dear Lord, because we still are free to give the message, dear Lord, please bless this program, the Return to Ministry and Gospel Commission 144, so that we could be a beacon of light to many people, dear Lord. And also our viewers who are our co-watchmen, who also study your words,
study SOP, the spirit of prophecy, and who always there watching our program even late at night, dear Lord. So bless us all. Bless Architect Maiton, bless me, our families, and also bless our viewers, our fellow watchmen. Give us food to eat, give us clothes to wear, give us a good health, and most especially, dear Lord, give us light, your word. According to 119.105, your word is a light unto our path, and so that we would not be go in danger, dear Lord. So, dear Lord, please give us the light. And this light, dear Lord, we will be sharing it to others. The present truth, most especially, where we are in the prophetic history. We want to share it to many people so that not only Architect Maiton and I and our viewers would be prepared. Many people will be prepared in your second coming. Not just inside the church. We want also to prepare the whole world. So Lord, use mightily this broadcast of ours, this ministry of ours. This ministry is not just for us. This ministry, dear Lord, is for you. So dear Lord, by this time, may we have glorified your name. And Lord, not only we will become a beacon of light, but we also are here to encourage many people that are discouraged because of the events happening all around us worldwide. Thank you for everything, dear Lord. And we are sinners. We continue to do sin against you. So, dear Lord, forgive us and always cleanse us of our all iniquities. And forgive us our sins and forgive those who sin against us. In Jesus' name we pray. Amen. 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 So, God bless mga kapatid. Ha? Okay. Paalam po. Yes, Kapatid Maiton. This is Architect Maiton Balajang and Noel Vincent Edar. Thank you for watching and God bless. Good night. Good night po. God bless po.